Ito na po yung mga compilation natin sa kwento ni Butchok, mga idol, simula sa kanyang pagiging paslit hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta sa ating mga upload, mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Merry Christmas sa lahat ng ating mga taga-suporta. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang sagot naman nitong si Butchok. Kung makaiwas pa tayo, buddy, hanggat maari, huwag muna natin nalabanan ang mga ito. Subukan kong kausapin ang mga ito, buddy. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nakataas na ang kanilang depensa at nakahanda na ang dalawang mga bata kung anuman ang mga mangyayari sa ngayon. Napakabilis ng pag-usad ng limang nilalang na sa loob lamang ng ilang sandali, agad nang nakalapit ang mga ito sa kanila. Agad na wika ng isa na mabanaag mo agad sa pagmumuka nito ang inis na naramdaman. Ano ang ginagawa ninyo sa gubat na ito? Mahinahon naman na sumagot itong si Butchok. Manong, nangangahoy lamang po kami. Wala kaming ginagawang masama sa gubat na ito. Ngunit agad na sabad ng isang matanda na nasa likuran ng kausap nitong si Butchok. Mukhang hindi lamang pangangahoy ang pakay ninyo sa gubat na ito, mga bata. Mukhang mayroon pang mas malagang bagay kayong pakay sa lugar na ito. Mas nakakabuting sumama kayo sa amin ngayon. Ngunit bago pa makakilos ang dalawang mga batang sundalo, nakapalibot na sa kanila ang limang mga nilalang na patitig itong sinunoy kay Butchok. Sa tinginan pa lamang ng dalawang mga bata, agad na nagkakaintindihan na ang mga ito sa kanilang mga dapat na gagawin. Ilang sandali, sagot nitong si Butchok sa mga ito. Para patunayan namin, manong lolo, na wala kaming ibang pakay pa sa lugar na ito, kusa kaming sasama sa inyo. Muling napangiti ang isang matanda, at sa isang iglap, biglang nakaamoy ng nakakasulasok na baho ang mga ito at naramdaman nila ni Butchok at Nunoy na umiikot ang kanilang mga paningin. Maagap na tumitig itong si Butchok kay Nunoy. Ibig ipahiwatig nitong si Butchok na kailangan nilang magkunwaring wala silang mga tangan. Kailangan nilang hayaan ang mga ito sa kanilang gagawin. Naisip kasi ni Butchok na mas nakakabuting dalhin sila ng mga ito sa kanilang kutang pinagtataguan. Naunawaan naman agad iyon nitong sinunoy. Kaya maagap na nagkarga muna ang mga bata ng mga usal at pagkatapos tuluyang natumba ang mga ito sa lupa. Batid nila ni Butchok at Nunoy na mga lason ang kanilang naamoy. Ngunit bago pa kumalat ang mga ito sa kanilang katawan, naharangan na nila ang mga ito ng mga usal at nagkunwaring tumalab ang lason sa kanilang katawan. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, naramdaman ng dalawang mga bata na binitbit na sila ng mga nilalang na iyon at napakabilis na tumakbo ang mga ito doon sa mga kakahuyan. At makalipas lamang ang ilang mga minuto, pagdating ng mga nilalang, agad na inilagay ang dalawang mga bata doon sa medyo nakaangat na batuhan at itinali ang kanilang mga kamay at mga paa. Ang matanda sa mga nilalang na ito, naghihinala talaga ito na ang batang binitbit nila, maaaring may mga kakayahan ang mga ito na hindi pa nila mawari. Kaya ang mga ginawa ng mga ito, gumamit ang mga nilalang ng baging na may mga pabaon na mga usal. Ang mga nilalang na ito ang tinatawag na oranggutay na marlika, mga aswang na kalintulad ng mga tiktik. Ngunit may mga pakpak lamang ang mga ito na mas malapad. May mga kakayahan ang mga ito na kalintulad ng mga ordinaryong aswang, ngunit mas malakas ang kanilang mga kaalaman sa mga orasyon at maging sa mga panlalason. Nagagamit din ang kanilang mga pakpak para pang-atake sa mga kalaban. At ang kalamangan ng mga ito sa mga ordinaryong aswang kaya ng mga oranggutay na manggaya ng mga hitsura
ng mga taong nakakausap ng mga ito at namarkahan ng mga orasyon. Makalipas naman ang ilang mga minuto, agad na umaaligid na ang lahat ng mga ito sa kinaroroonan ng dalawang mga batang sundalo. Sa mga pagkakataon na ito, kitang-kita na ng dalawa ang buong paligid ng kanilang kuta. Ang lugar ng mga oranggutay, nandoon ang kanilang kuta sa mabatong lugar na napapaligiran ng maraming kakahuyan. Sa unahan ng mga ito, makikita din doon ang malawak na sapa. Ang kanilang mga kabahayan nasa gilid lamang ng mga batuhan. At ang ilan sa mga ito, nakapatong pa doon sa mga sanga ng kahoy at doon sa mga batuhan. Itong sinunoy, nagpakawala na ito ng mahihilang angil. Gustong-gusto na ng batang aswang na sagpangin ang lahat ng mga nilalang na ito. Pinigilan lamang ito ni Butchok. Wika ng batang sundalo. Huminahon ka, buddy. Kailangan muna natin na makahanap ng magandang pagkakataon para makatakas. Ngayon na alam na natin ang kanilang kuta, babalikan natin ang lugar na ito para tuluyan ng ubusin ang lahat ng mga kampon ng kadiliman sa lugar na ito. Subukan natin kung ano pa ang kayang gawin ng mga ito sa atin. Sa tingin ko, kakaibang mga oranggutay ang mga ito at mukhang nabibilang sa mga pinakamataas na antas ang kanilang uri. Kailangan natin na mag-isip ng paraan, buddy, bago tayo gumawa ng mga pag-atake. Sa ngayon, nakapalibot pa sila sa atin. Hayaan muna natin ang mga ito sa kanilang gagawin hanggat wala silang gagawin na ikakasama sa ating kaligtasan. Ibang istorya na iyan. Tumango lamang itong sinunoy. Ngunit tinandaan talaga ng batang aswang ang isang matandang oranggutay. Ilang sandali pa, lumapit sa kanila ang dalawang mga matatanda sa mga aswang na ito. Agad na tanong ng isa na sa tingin nila pinakamatanda sa kanilang nakikita at maaaring ito ang kanilang supremo sa kanilang angkan. Saan kayo galing, mga bata? Alam namin na hindi kayo kabilang sa mga katutubong naninirahan sa bukirin na ito. Ano ang pakay ninyo dito sa aming kagubatan? Si Butchok na ang sumagot doon sa matanda. Sagot ng batang sundalo. Galing kami sa patag. Nagkakaroon kami ng medical mission sa lugar na ito at mga alalay kami sa mga manggagamot. Nagpunta lamang kami sa kagubatan na ito para manguha ng mga panggatong. Napangiti na lamang ang nilalang na nakapalibot sa kanila. Sagot naman ng matandang oranggutay. Hehehehe, ganun ba? Sige, paniniwalaan namin ang mga sinasabi ninyo, mga bata. Ngunit hindi namin kayo hahayaan na makabalik pa sa pinanggagalingan ninyo. Mga aswang kami, mga bata, at kumakain kami ng laman ng mga tao. Paborito namin na pagkain ang mga taong katulad ninyo. Kaya mamayang gabi, kayo ang magiging hapunan namin. Pagkatapos, doon na umaangil ang lahat ng mga ito at umaalulong. Nang magsialisa na ang lahat ng mga iyon at makita nilang apat na lamang ang natitirang nagbabantay sa kanila, agad na gumawa ng mga malalakas na usal itong si Butchok para makawala sa nakagapos sa kanila na baging at mawasak na din ang mga usal na pabaon sa mga ito. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, wika nitong si Butchok. Buddy, matapos na mapatay natin ang apat na mga nagbabantay, kailangan na natin na makaalis sa lugar na ito. Mas nakakabuting sa mga batuhan na iyan tayo dumaan. Sa kabilang bahagi ng mga batuhan na iyan ay mga kakahuyan na. Nang maputol na nila ng tuluyan ang mga baging na nakagapos sa kanila, biglang umigpaw ang dalawang mga bata. Pag-igpaw pa lamang itong si Butchok, agad nang hinugot na nito ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garap. Samantalang itong sinunoy, humahaba na rin ang mga kuko ng batang aswang
bago pa makakilos ang apat na mga bantay. Agad nang hinagip ng mga pagtagpas nitong si Butchok ang liig ng isang uranggutay. Agad na kumalas ang ulo nito sa katawan at binawian din agad ng buhay ang nilalang pagbagsak sa lupa. Habang ang isa, kinubawa na din ito ni Nonoy. Galit na galit itong si Nonoy habang pinagkakalmot niya ang nilalang sa buong katawan. Maririnig mo pa nga ang pag-angil nitong si Nonoy. Agad na namatay din ang uranggutay pagbagsak sa lupa. Samantalang ang dalawang mga natitirang mga nilalang agad na nagbago ang mga hitsura ng mga ito. Naglabasa na ang kanilang mga pakpak at ang kanilang mga matutulis na mga kuko. Nagsimulang umangat na ang mga ito sa ere. Ngunit sabi nga nitong si Butchok, bago sila tuluyan tumakas sa lugar na ito, patayin muna ang apat na mga nagbabantay sa kanila. Agad na umigpaw itong si Butchok sa batuhan at umikot sa ere ng ilang beses. Pagkatapos agad na itinarak ang mga garab doon sa pakpak ng nilalang at tuluyan na nilaslas na ito ng batang sundalo. Sa ginawa nitong si Butchok, bumulusok agad pababa ang nilalang at bumagsak doon sa batuhan. Bago pa iyon, makagawa ng mga pag-atake, nasa harapan na nito ang batang sundalo na si Butchok. Wika nitong si Butchok, "Mga pisti kayo sa mga tao. Pagkain pala ninyo ang mga taong katulad ko. Kaya hindi ko na kayo bubuhayin pa at nang wala na kayong mabibiktima pang mga tao dito sa ibabaw ng mundo." Sabay na ipinihit ng batang sundalo ang kanyang dalawang mga matatalas na garab sa liig ng nilalang. Agad na tumalsik ang ulo ng aswang na kumalas sa katawan nito na naging dahilan para sa agaran nitong pagkamatay. Matapos lamang iyon, agad na wika nitong si Butchok, "Tara na, buddy. Mukhang papunta na sa ating kinaroroonan ang maraming bilang ng mga nilalang na ito." Nakita na kasi ng iba pang mga oranggutay ang mga komosyon doon sa batuhan na kinaroroonan ng dalawang bihag nila. Kaya mabilis nang naglabasan ang mga ito sa kanilang mga kubo para puntahan ang batuhan. Samantalang ang mga matatandang oranggutay, agad na nagpunta na din ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Butchok at Nonoy. Ngunit bumungad sa kanilang paningin ang apat na mga katawan ng kanilang mga kasamahan na nagiging brutal ang mga kamatayan. Ang dalawa sa mga ito nakahandusay doon sa gilid ng mga batuhan na wala na ang mga ulo sa kanilang mga katawan. Samantalang ang dalawa pa sa mga ito, warat ang buong katawan dahil sa tad-tad ito ng mga pagkalmot. Nakita din nilang parang mga pusang nag-akyatan doon sa mga batuhan ang dalawang mga bihag nilang mga bata na sobrang bibilis. Napamura agad ang supremo ng mga oranggutay. Hindi nila inaasahan na aabot sa ganito ang kagalingan at lakas ng mga nabihag nilang mga bata. Agad na sumigaw ang supremo ng mga oranggutay. Umaangil na din ng napakalakas ang mga nilalang. Agad na umangat ang mga ito sa ere gamit ang kanilang malalapad na mga pakpak at hinabol na ang dalawang mga bata. Gamit ang kanilang mga pakpak, agad na naabutan nila ang dalawang mga bata doon sa tuktok ng mga batuhan. Ngunit bago pa nila maabot at maatake ang mga iyon, mabilis nang tumalon sina Butchok at Nonoy doon sa mga kakahuyan at napakabilis na umarangkada ng takbo. Sa bilis ng mga batang sundalo, agad na naglaho ang mga ito sa paningin ng mga aswang na oranggutay. Sinubukan pa rin ng mga aswang na sundan ang dalawang mga bata doon sa kakahuyan. Ngunit talagang mas mabilis ang mga ito kumpara sa kanila. Nasa loob lamang ng ilang mga segundo, tuluyan nang nawala ang mga ito sa kanilang paningin at sa kanilang pakiramdam. Ngunit hindi pa rin sumuko ang mga oranggutay. Sinubukan pa rin ng mga ito na hinalughog ang buong kakahuyan na nasa paligid. Samantalang sina Nonoy at Butchok, tuluyan nang nakalabas ang mga ito doon sa mga kakahuyan at kasalukuyan na tumatakbo ng mga bata doon sa malawak na maisan ng mga katutubo. Sa mga pagkakataon din na iyon, doon naman sa kuta ng mga sundalo,
agad na nasipat nila ni General Mata ang dalawang mga batang sundalo na napakabilis na tumatakbo doon sa mga maisan. Wika nitong si General Mata na sa mga pagkakataon na iyon, kasama itong si Kimba na nakapwisto doon sa beranda ng kanilang detachment. Nakalabas na si Natinyente Musang sa kagubatan at mukhang may mga humahabol sa kanila. Tara na Kimba, kailangan natin na alalayan ang dalawa. Mabilis na kumilos na din sina General Mata kasama ang dalawang mga sundalo na sina Roman at Kimba at ang limang mga sundalo na kasamahan niya doon sa patag. Agad na pinatakbo ng mga ito ang kanilang sasakyan papunta doon sa gilid ng maisan at sinipat-sipat ng mga ito kung may mga nakasunod ba doon sa dalawang mga batang sundalo. Kanina lamang nagsagawa na din ng pagpapatrolya ang kanilang grupo. Ngunit hanggang sa gilid lamang ng mga kakahuyan ang kanilang paglilibot. Maagap naman na sumampa ang dalawang mga bata doon sa sasakyan nila ni General Mata. Kasalukuyan napapunta ang mga ito doon sa mga kabahayan ng mga katutubo. Agad na wikang tanong nitong si General Mata. Tinyente Musang, ano ang mga kaganapan doon sa loob ng kakahuyan? Positibo ba ang mga nakukuha ninyong impormasyon? Sagot naman nitong si Tinyente Musang. Positibo, General Mata. Narating na namin ang kanilang pinagkakutaan. Hindi ito kalayuan sa pasukan ng mga kakahuyan. Marami ang kanilang bilang. Ngunit sa tingin ko, kayang-kaya na namin ang mga ito. Mas nakakabuting sa mas lalong madaling panahon sa salakayin natin ang mga iyon. Makalipas ang ilang mga sandali, agad na nagpupulong ang mga sundalo. Pinag-usapan na ng mga ito ang kanilang gagawin na pag-atake doon sa kuta ng mga oranggutay na mga aswang. Gagawin nila agad ang mga pag-atake ngayong hapon. Natitiyak din kasi nitong si Butchok na sa mga pagkakataon na ito, maaaring hinahagilap na sila ng mga aswang na ito doon sa kagubatan. Matapos ang kanilang pagpupulong, agad nang humanda na ang kanilang grupo. Tanging sina Butchok lamang, Nonoy, Kimba, Lolo Usting at ang dalawang mga batang paslit ang papasok doon sa mga kakahuyan. Samantalang ang grupo nila ni General Mata, mag-aantabay lamang ang mga ito doon sa pasukan ng kakahuyan. Aalalay lamang ang mga ito sa mga batang sundalo kung kinakailangan ng tulong. Bantayan din ng mga ito ang gilid ng kakahuyan at tiyakin na walang mga nilalang ang makakapunta doon sa kabahayan ng mga katutubo. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, nagsisimulang kumilos na ang mga ito. Sakay ng dalawang mga sasakyan ang mga ito, papunta na ang kanilang grupo doon sa mga kakahuyan. Ang ibang mga sundalo, nanatili ang mga ito doon sa kabahayan ng mga katutubo para magbabantay na din doon sa lugar. Samantalang ang mga batang paslit naman na sinabituin at Gabi, kasama din ang ilan sa mga sundalo na iwan ang mga ito doon sa kanilang detachment. Makalipas ang ilang mga minuto, pagdating ng mga ito doon sa gilid ng mga kakahuyan, agad nang humanda ang mga batang sundalo. Agad na binitbit ng mga ito ang kanilang mga armas. Naglatag din agad ng mga tinta ang grupo nila ni General Mata doon sa gilid ng mga kakahuyan. Ikinabit ng mga ito ang kanilang mga tinta sa bawat mga puno ng kahoy na nandoon. Ang kanilang dalang mga sasakyan naman, nakahilira ang mga ito malapit sa kinaroroonan ng mga tint ng mga sundalo. Doon naman sa bubong ng mga sasakyan, may mga nakatalagang mga sniper doon at mga bantay. Doon din sa malapit sa kanilang kinaroroonan na malaking puno ng kahoy, mayroong dalawang mga sundalo ang umakyat at nagbabantay doon sa buong kapaligiran. Bago umalis ang grupo nila ni Tinyente Musang, wika nitong si General Mata. Alam kong magtatagumpay kayo, Tinyente Musang. Pagpalain nawa kayo ng puong may kapal. Pagkatapos, nagsisimulang pumasok na ang grupo nila ni Butchok doon sa kaloob-looban ng mga kakahuyan. Sa mga pagkakataon na iyon,
mag-alasays na ng hapon, kaya nagsimulang kumalat na din ang kadiliman sa buong paligid, lalong-lalo na doon sa loob ng kagubatan. Tandang-tanda nila ni Butchok ang kinaroroonan ng kuta ng mga aswang na oranggutay, kaya agad na tinunto nila iyon. Nakapagkarga na din ng mga malalakas na usal ang mga ito. Makalipas pa ang ilang mga minuto, tuluyan ang kumalat na ang kadiliman sa buong paligid. Pati ang kinaroroonan nila ni General Mata, napakadilim na ang kapaligiran. Iniiwasan din kasi nilang mag-usap para hindi makagawa ng ingay. Wala din silang ilaw na sinindihan para hindi sila makita o masipat agad ng mga nilalang. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, nakakaramdam ng kaba itong si General Mata. Bukod kasi kay Upong, wala nang iba pang kasama ang mga ito na kayang maramdaman ang presensya ng mga nilalang. Kaya nagpasya ang general na ipasundo ang dalawang mga batang babaylan na nandoon sa kanilang detachment para makatulong sa kanila. Maagap naman na kumilos si Naruman at Upong sakay ng sasakyan. Agad na bumalik ang mga ito doon sa kanilang detachment para kunin ang dalawang mga batang babaylan. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, napatulala ang mga sundalo dahil may narinig silang ingay na hindi nila maintindihan. Ang ingay na ito ay parang galing sa isang hindi nila mawari na mga nilalang. Agad na nakakaramdam ng panganib ang general. Agad na inaabisuhan ang mga kasamahan na humanda na. Tanging nasambit pa nga ng general, "Anak ng titing, bakit agad tayong nasipat ng mga nilalang na ito?" Lumingon ang general doon sa kanilang detachment. Idinadalangin ng general na sana agad na makakarating ang dalawang mga batang babaylan sa kanilang kinaroroonan. Agad naman na nagpunta ang general doon sa gilid ng kanilang sasakyan. Mayroong apat pa na mga sundalo ang mga nagbabantay doon. Samantalang doon sa bubong ng sasakyan, mayroong tatlong nakaantabay din. Agad na pinagsabihan ang mga ito ng general na maaring may mga umaaligid na mga nilalang sa kanilang paligid. Nakakaramdam agad ng kakaibang kaba ang mga ito. Sinipat-sipat na nila ang buong paligid kahit na nasanay na ang kanilang mga mata sa kadiliman, na hihirapan pa rin silang makita at masipat ang buong paligid ng kanilang kinaroroonan, maliban lamang doon sa dalawang mga sniper na nakapwisto sa itaas ng puno ng kahoy at doon sa bubong ng sasakyan. Kitang-kita kasi nila ang walong mga nilalang na nandoon sa kakahoyan na nasa kanilang unahan. Nakatayo lamang ang mga ito at hindi gumagalaw. Ngunit batid nilang alam ng mga nilalang na ito ang kanilang kinaroroonan at nakahandang aatake na mga ito sa kanila anumang oras na gugustuhin ng mga aswang na ito. Agad na bumaba ang dalawa galing doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Pagkatapos, agad na nagpunta ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni General Mata para maabisuhan ang mga ito tungkol sa kanilang nakikita doon sa unahan. Agad na wika at utos nitong si General Mata na kailangan na nilang makahanap ng magandang pwesto. Mabilis na kumilos ang mga ito at inihanda ang kanilang mga baril. Sinubukan na ng mga ito na magpakawala ng mga floor sa itaas ng ere para makita nila ang mga nilalang sa paligid. Ngunit nang magliliwanag na ang buong paligid, gulat na gulat ang grupo ng mga sundalo nang makita nila ang mga nilalang na malapit na sa kanilang kinaroroonan, kaya agad na nagpakawala ng mga pagputok ang mga ito. Dito na din naglundagan ang mga nilalang at rinig nila ang malakas na mga pagaspas ng mga pakpak ng mga ito at mga pag-angil. Agad na napagulong ang mga sundalong nasa bubungan ng sasakyan dahil sinagpang na sila ng ilan sa mga ito. Bumagsak ang mga ito doon sa lupa
at mabilis na gumulong papunta sa ilalim ng sasakyan. Ngunit hindi lahat ay nakakatakas dahil isa doon sa mga sundalo tuluyang nabitbit ng mga oranggutay paitas. Sa mga pagkakataon na iyon, unti-unting naglalaho na ang liwanag galing sa mga flare na pinakawala nila doon sa ere. Kitang-kita pa rin nila ang pagdagit ng mga nilalang na iyon sa sundalo. Isa naman sa mga nilalang ang napuruhan at bumagsak sa lupa. Hindi na nila iyon tinigilan pa. Walang habas na sunod-sunod na nilang pinagbabaril ang nilalang hanggang sa tuluyan na itong hindi na gumagalaw. Agad nang wika nitong si General Mata. Sino ang nabitbit ng mga nilalang Domingo? Kailangan natin na masundan ang mga nilalang na ito na may dala sa kasamahan natin. Baka mapahamak na iyon. Mabilis na kumilos ang mga sundalo at muling nagpapakawala ng mga flare doon sa itaas. Sa mga pagkakataon na iyon, dumating na din sina Bituin at Gabi at kitang-kita ng mga batang paslit ang mga nangyayari doon sa kinaroroonan ng mga sundalo. Kaya nagtakbuhan na ang dalawang mga bata kasama din itong si Roman. At maagap na gumawa agad ng mga usal ang batang babaylan. Habang itong si Roman, gamit ang kanyang sniper, agad na inasinta ang mga nilalang sa unahan. Ngunit sa mga oras na iyon, nakita na sila agad ng dalawa pang mga oranggutay. Kaya mabilis nang bumulusok ng lipad ang mga ito papunta sa kanilang kinaroroonan. Kaya ang ginawa nitong si Bituin, hinugot na nito ang dalang buntot pagi habang patuloy na nag-uusal pa rin ng mga orasyon. Ilang sandali pa nang makalapit na sa kanila ang dalawang nilalang, agad na umindak sa lupa itong si Bituin at kitang-kita nitong si Roman na biglang bumagsak sa lupa ang dalawang oranggutay. At sa tingin ng sundalo, parang may mga iniindang sakit ang mga nilalang sa kanilang mga katawan. Agad na wika nitong si Bituin na sa mga pagkakataon na iyon, tumakbo na hawak ang buntot pagi papunta doon sa mga nakabulagtang mga nilalang. Tara na, Manong Roman. Kailangan na mapatayin natin agad ang mga iyan bago pa makabawi ng wisyo. Mabilis naman na tumakbo ang dalawa at nang makalapit na ang mga ito doon sa kinaroroonan ng mga nilalang, agad na pinaghampas ito ng batang babaylan habang itong si Corporal Roman walang habas na pinagbabaril nito ang dalawang mga nilalang. Kaya makalipas ang ilang mga sandali, patay na din agad ang dalawang mga oranggutay. Matapos iyon, walang sinayang na oras ang mga ito. Mabilis na muling umusad ang tatlo papunta doon sa kinaroroonan nila ni General Mata. Pagdating doon, agad na wika nitong si General Mata. Mabuti at dumating na kayo, Bituin. Ang isa namin na kasamahan na bitbit na ito ng tuluyan ng mga aswang. Mukhang napatay na ito ng mga nilalang. Roman, sundan natin ang ating mga kasamahan na sumuot doon sa kakahuyan para habulin ang mga nilalang na may bitbit kay Romeo. Alam nitong si Bituin na mas delikado ang gagawing pagpasok doon sa loob ng kakahuyan dahil mas delikado doon sa loob. Mas lamang ang mga nilalang na ito bukod sa hindi pa nila alam ang maaring kinaroroonan ng mga nilalang sa palibot. Napakadilim pa doon. Ngunit kailangan na sundan nila ang mga sundalong nando doon. Mabilis na kumilos ang mga ito kasama nitong si General Mata, sina Corporal Roman at ang tatlong mga sundalo, kasama din ang dalawang mga batang paslit na sina Gabi at Bituin. Naririnig na nila ang mga putukan doon sa kalubluuban ng kakahuyan. Agad na naglatag ng mga usal itong si Bituin para mahanap agad ang kinaroroonan ng mga nilalang at mapahina na din ang tangang lakas ng mga ito. Ilang sandali pa, agad na inatake nitong si Bituin ang isang oranggutay na nagtatago sana doon sa likod ng puno ng kahoy. Babae man ang batang si Bituin. Ngunit
kasing tapang din ang batang ito ng mga kasamahan ng mga ito na sina Butchok. Agad na pinaghampas ang nilalang ng bata. Walang habas na pinaghampas niya ito sa buong katawan na naging dahilan para magsisigaw na ang oranggutay dahil sa naramdamang sakit. Ngunit ang hindi napansin itong si Bituin, may isa pang nilalang ang nasa itaas ng sanga ng puno at agad siyang hinablot at tuluyang binitbit. Kitang-kita iyon nitong si General Mata, kaya napasigaw na ang sundalo. Ang nasa isip nito ngayon, baka mapahamak ang batang kasama nila. Ngunit bago patuluyan na madala palayo ang batang babaylan, mayroon lamang itong binabanggit na mga banyagang salita. At matapos iyon, agad na bumulusok ng lipad ang nilalang. May kinuhang sinturon din ang batang si Bituin at pinaghampas niya ang oranggutay na iyon ng makailang bisis hanggang sa bawian na din iyon ng buhay. Patuloy naman na pinagbabaril ng mga sundalo ang bawat masipat na mga nilalang doon sa kakahuyan hanggang sa tuluyan ng mapatay na nila ang lahat ng mga aswang na oranggutay sa tulong na din nitong si Bituin. Marami ang sugatan doon sa mga sundalo, ngunit hindi na nila nailigtas ang isa nilang kasama na nadagit ng mga nilalang. Nakahandusay na ito doon sa kakahuyan at wala ng buhay. Mabilis na kumilos ang batang si Gabi. Agad na binigyan niya iyon ng mga pangunahing gamot. Makalipas ang ilang mga minuto, hindi pa rin iyon nailigtas ng bata. Kita nilang lahat na napapaluha na ang batang si Gabi dahil sa hindi niya nailigtas ang sundalong biktima ng mga oranggutay. Pinatahan at pinakalma na lamang iyon nitong si Bituin. Bukod kasi sa malubha ang tama ng sundalo sa katawan, wala din kasing tangan ang sundalong ito ng mga kakayahan. Kaya tuluyan na itong binawian ng buhay. Malaki din kasi ang sugat nitong natamo sa dibdib na umabot pa sa puso ng sundalo dahil sa pagbaon ng mga matutulis na kuko ng mga oranggutay. Ilang sandali pa, wika nitong si General Mata. Wala na tayong magagawa. Talagang sa mga ganitong uri na digmaan, hindi natin mapipigilan na mayroong magbuwis ng buhay. Bituin, Gabi, tama na iyan. Kailangan na natin na bumalik doon sa gilid ng kakahuyan. Baka may mga dumating pa na mga kasamahan ng mga nilalang na ito. Baka mas marami pang mapapahamak sa ating mga kasama. Agad nang umalis ang mga ito doon sa loob ng kakahuyan at bumalik doon sa kanilang tent doon sa gilid ng kakahuyan. Pagdating doon, ginamot nila ni Bituin at Gabi ang mga sugatang sundalo. Napailing na lamang itong si General Mata. Sa labanan ngayong gabi, isa sa kanyang mga tauhan ang nalagas. Plano ng General na bukas ng umaga, ibaba na nila ang bangkay ng sundalo doon sa patag. Sa kabilang banda naman, ang grupo nila ni Butchok, may mga nakakasalubong silang mga oranggutay doon sa kalubluuban ng kagubatan. Ngunit iniiwasan na lamang nila ang mga iyon at hinayaan. Ang importante kasi sa kanila ngayon, marating agad ang kuta ng mga aswang na oranggutay. Hinala nila ni Butchok mga aswang ang mga ito na patuloy siyang hinahanap doon sa kagubatan. Lumipas pa ang ilang mga minutong pag-usad ng grupo nila ni Butchok. Narating na nila ang sapa at sa unahan ng sapa, nakita nila ang malalaking batuhan. Agad na wika nitong si Nunoy. Buddy, mukhang ang mga batuhan na iyan ang kuta na ng mga aswang na oranggutay. Naaamoy ko na ang mga nakakasulasok na baho ng mga ito. Tama ka, buddy. Iyan na ang kanilang tirahan. Lulusting, hatiin natin sa dalawa ang ating grupo. Isasama ko na sina Kimba at Bono. Buddy, ikaw na ang bahala sa kanila. Kasama mo sina Utoy at Lulusting sa harapan kami iatake. Wala tayong hahayaan na makakatakas sa mga ito. Hindi na dapat pang buhayin ang mga demonyong ito.
Doon kayo sa likod ng batuhan kung saan tayo iginapos ng mga ito. Wikang sagot naman itong si Nunoy. Naintindihan ko, buddy. Ako na ang bahala. Pagkatapos agad ng kumilos na ang mga ito, sina Butchok, Kimba at Bono, naglalakad ang mga bata doon sa gilid ng sapa. Alam nitong si Butchok na pagdating ng mga ito doon sa mga batuhan, agad na nilang masisipat ang mga kubo ng mga aswang. Samantalang ang grupo naman itong si Nunoy, mabilis na umibis ang mga ito doon sa likod ng mga batuhan. Napakabilis ang pag-usad ng mga bata na sa loob lamang ng ilang mga sandali, agad na nilang narating ang kinaroroonang kuta ng mga aswang. Nakikita na nila ni Butchok ang mga kubo ng mga nilalang. Ngunit hindi sila maaring magpalinlang dahil ang karamihan sa mga oranggutay, wala ang mga ito sa kanilang mga kubo. Nakita kasi nila ni Butchok na nandoon ang mga ito sa mga itaas ng puno ng kahoy na tutulog, tulad ng mga paniki, nakakapit ang kanilang mga paa sa mga sanga ng puno ng kahoy habang nakatalukbong ang kanilang mga mahabang mga pakpak sa kanilang katawan. Itong si Bono, kamuntikan pa nga itong mapasuka dahil sa baho ng mga nilalang na mas malansa pa sa baho ng mga paniki. Wika nitong si Butchok. Kimba, asintahin mo na ang lahat ng mga oranggutay na nasa itaas ng mga puno ng kahoy. Humanap ka na rin ng magandang pwisto. Kami na ni Bono ang bahala sa mga bawat nilalang na lalabas ng kanilang mga kubo. Mabilis na tumalima itong si Kimba nang makakita ito ng mga batuhan agad na nagtatago ito doon. Ngunit agad naman na bumungad sa kanya ang isang nilalang na doon din natutulog. Nagkagulatan pa nga ang dalawa. Ngunit agad na gumulong itong si Kimba habang hinugot na nito ang nakasuksok na patalim, at bago pa makagawa ng pag-atake at ingay ang nilalang, nilaslas na nitong si Kimba ang liig nito ng makailang beses na naging dahilan para agad itong matumba sa batuhan at mangingisay. Matapos iyon, inihulog ni Kimba ang katawan ng aswang doon sa may sapa at hinayaan na tangayin iyon ng agos. Pagkatapos, agad nang inasinta ang mga nilalang na nasa itaas ng mga puno. Sunod-sunod na pinagbibira agad nitong si Kimba lahat ng mga nakikitang mga nilalang doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Gamit ngayon ang mutya nitong si Kimba at may mga pabao na din na mga usal ang kanyang mga bala na naging dahilan para bawat tamaan ng mga oranggutay, agad na mamatay ang mga ito pagbagsak sa lupa. Kinakailangan din itong si Kimba na sa ulo ang mga patama ng kanyang mga pagbaril. Hindi kasi pangkaraniwan ang katawan ng mga nilalang na ito. Hindi ganon kadaling mapatay ang mga oranggutay kung sa katawan ang mga tama ng bala. Sunod-sunod nang bumagsak sa lupa ang mga aswang na naging dahilan para mabulabog na ang lahat ng mga oranggutay doon sa lugar na iyon. Agad na naglabasan na ang mga nilalang galing sa kanilang mga kubo at doon sa mga batuhan. Nagdipara na agad sa iri ang mga ito habang sinipat-sipat ng mga ito ang maaring kinaroroonan ng mga umatake sa kanila. Mabilis na din na kumilos sina Butchok at itong si Bono. Bili na lamang itong si Butchok sa kanyang kapatid na huwag itong lumayo sa kanya. Sa mga pagkakataon na ito, gamit nitong si Butchok ang kanyang armas na tirador. Malaya niyang tinirador ang mga nagkagulong mga nilalang. Dalawa agad ang napatay nitong si Butchok nang mapuruhan niya ang mga ito sa ulo. Agad na nangingisay ang mga ito doon sa gilid ng sapa. Samantalang itong si Bono, nakaabang ang batang paslit doon sa mga nagsilabasan sa kanilang mga kubo, at agad na dinamba ng batang paslit ang likuran nung isang oranggutay at pinaulanan ng mga pagsuntok. Nang matamaan ito ng makailang ulit ng mga pagsapak nitong si Butchok, agad itong nangingisay doon sa tabi ng malaking puno ng kahoy. Ngunit agad
na napansin itong si Butchok ang mahigit sa 10 mga nilalang ang mabibilis na papunta na doon sa kinaroroonan nitong si Kimba. Maaaring nasipat na ng mga oranggutay ang kinaroroonan ng batang sniper. Galit na galit ang mga nilalang dahil sunod-sunod na napapatay ni Kimba ang mga nilalang na ito galing sa kanyang pinagtataguan. Uwi ka agad itong si Butchok sa kanyang kapatid. Buno, tulungan mo si Kimba. Marami ang mga nilalang na papaatake na sa kanya. Ako na ang bahala sa mga oranggutay na nandirito. Nang marinig naman iyon nitong si Buno, nagpakawala pa ang bata ng isang malutong na suntok doon sa isang nilalang na papaatake sa bata. Sapol iyon sa mukha na naging dahilan para bumaliktad ang aswang at tumilapon pa ito ng ilang metro. Basag pa nga ang mukha ng nilalang pagbagsak nito sa lupa. Matapos naman iyon, kumaripas na ng takbo itong si Buno papunta doon sa mga batuhan na kinaroroonan nitong si Kimba. Samantalang sa mga pagkakataon na iyon, umaatake na din si Nanonoy doon sa kabilang bahagi ng lugar. Buong bangis na dinaluhong nila ni Nonoy, Lolo Usting at Utoy ang lahat ng mga oranggutay doon sa may batuhan. Agad na warat-warat ang katawan ng dalawang mga aswang matapos na maabot ito ng mga pagkalmot nila ni Nonoy at Utoy. Ang isang nilalang naman kasalukuyan na napangbuno ng mga ito, kalaban ni Lolo Usting. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, pilit nang hinahanap nitong si Nonoy ang kinaroroonan ngayon ng matandang aswang. Talagang tinandaan niya ang hitsura ng supremo ng mga aswang. Gigil talaga itong si Nonoy na mapatay ang aswang na ito. Ilang sandali pa, napabaling ang tingin nitong si Nonoy dahil itong si Utoy agad na itong binitbit ng aswang papunta sa itaas ng ere. Nadagit ng tuluyan ang batang paslit ng isang nilalang. Napamura ng palihim itong si Nonoy. Sa isip niya ngayon, kailangan niyang mailigtas agad ang bata. Kaya mabilis na umigpaw doon sa batuhan ang batang aswang. Sinisikap nito na maabot ang nilalang na may dala kay Utoy. Ngunit habang nagpatalon-talon itong si Nonoy, nakita niyang nagpagiwang-giwang na ang lipad ng nilalang. Nakita nitong si Nonoy na nakakapit na pala ang batang si Utoy doon sa mga pakpak ng nilalang at walang habas na pinagkakalmot ito ng batang paslit. Napapangiti na lamang itong si Nonoy. Minaliit niya ang kakayahan ng batang si Utoy. Hindi na pala kailangan ito ang kanyang tulong. Pagkatapos muling bumaba itong si Nonoy doon sa mga batuhan na iyon at agad na sinagpang ng mga pagkalmot ang tatlong mga oranggutay na pinagtutulungan na itong si Lolo Usting sa mga oras na iyon. Nang mapatay na nila ang mga iyon, saktong bumulusok na din ng lipad ang isang oranggutay nang tuluyan ng mapatay ito ni Utoy nang wakwakin ng batang paslit ang liig ng nilalang. Matapos iyon, muling nagpapatuloy ang mga ito sa pagpasok doon sa kaloob-looban ng mga kabayan at inaatake ang bawat masipat na mga oranggutay. Sa mga pagkakataon na ito, inuuna na ng mga bata na atakihin ang mga pakpak ng mga nilalang para hindi na makakalayo ang mga ito sa kanila. Samantalang doon naman sa kinaroroonan nitong si Kimba, agad na ibinaling nito ang kanyang pag-asinta doon sa mga nilalang na nasa ere. Nakita kasi ng batang sniper na sa kanya napapunta ang mahigit sa 10 ang bilang na mga oranggutay. Isa sa mga ito ang kanyang napuruhan agad at agaran itong bumagsak na wala ng buhay. Ngunit nakakalapit na sa kanya ang karamihan sa mga oranggutay. Kaya ang ginawa nitong si Kimba, umarangkada na agad ito ng takbo at sumuot doon sa mga kakahuyan. Doon sa kaloob-looban ng kakahuyan, mas lamang itong si Kimba. Sa lapad pa naman ng mga pakpak ng mga ito, hindi masyadong makakilos ang mga ito doon sa loob ng kakahuyan. Habang tumatakbo din itong si Kimba,
panay din ang kanyang ginawang pag-asinta at pagpapautok doon sa mga nilalang na nakasunod sa kanya. Samantalang itong si Bono, napakabilis din na tumakbo ang bata at pagkatapos agad na nilundagan ang isang nasa hulihan doon sa mga humahabol kay Kimba. Agad na kinubawan ng bata ang pakpak ng nilalang. Kaya napasadsad ang mga ito doon sa lupa at iyon na ang pagkakataon ni Bono. Nagpakawala ang bata ng mga malulutong na mga pagsapak na naging dahilan para agad na mamatay ang nilalang. Ang tatlo doon sa mga nilalang, bumalik agad ang mga ito ng lipad, pabalik kay Bono. Umaangil ng napakalakas ang mga ito na parang galit na galit. Ngunit ang batang paslit, wala itong katakot-takot o pag-anlangan man lamang. Hinihintay ang mga papalapit na mga nilalang. Nakatayo lamang itong si Bono habang nakakuyom ang mga kamao nito. Ilang sandali lamang, sinubukan ng dagitin ang batang paslit ng mga oranggutay. Ngunit biglang nawala itong si Bono sa kanyang kinatatayuan at pagkatapos biglang sumulpot na lamang ang bata doon sa harapan ng isang nilalang at agad na nagpakawala ng suntok itong si Bono na tumama naman doon sa liig ng oranggutay. Agad itong napabulwak ng dugo dahil sa lakas ng pagkasapak na iyon nitong si Bono. Basag ang mga buto sa liig ng nilalang at pagbagsak nito doon sa lupa, agara na itong binawian ng buhay. Nagpulasan agad ang mga nilalang, ngunit hindi pa rin tapos itong si Bono. Hindi na hinayaan ng bata na makakatakas pa ang mga oranggutay na iyon. Nang mahawakan ni Bono ang paa ng isang nilalang, agad niyang hinila iyon at inihampas doon sa mga batuhan. Isang paghampas pa lamang iyon, ngunit agad na namimilipit ito sa sakit. Pagkatapos tumakbo itong si Bono doon sa mga batuhan at umigpaw ng mataas ang bata. Pagkatapos agad nitong inabot ang isang nilalang na papalayo na sana sa kanya. At pagkatapos kinubawan ng batang paslit ang likuran ng nilalang na naging dahilan para bumagsak ang dalawa doon sa lupa. At bago pa makakilos ang oranggutay, pinaulanan na iyon ng mga pagsapak nitong si Bono sa buong katawan na naging dahilan para agaran itong bawian ng buhay. Matapos ang mga kaganapan na iyon, habang ang ibang mga oranggutay na sumuot na doon sa mga kakahuyan, sunod-sunod na napapatumba na ito ni Kimba na sa mga pagkakataon na iyon nakakahanap na ng magandang pwesto doon sa likod ng mga kakahuyan. Kaya makalipas lamang ang ilang mga minuto, tuluyan ng napatay nila ni Bono at Kimba lahat ng mga oranggutay na umaatakis sa kanila. Sa kabilang banda naman, nahanap na ng tuluyan nitong si Nonoy ang matandang oranggutay. Walang inaksayang sandali ang batang aswang, agad na nitong inatake ang supremo ng mga aswang. Nagpapalitan na ng mga pag-atake ang dalawa doon sa gilid ng mga kubo. Wika nitong si Nonoy na nagpakawala na ng mga malalakas na mga pag-angila. Tinandaan ko talaga ang hitsura mong matanda. Hindi ko makakalimutan ang mga pinagsasabi mong pagkain para sa inyo ang lahat ng mga tao. Wala ka ng karapatan pa na mabuhay sa mundong ito, pati na ang buong mong angkan. Inaamin ko, isa din akong aswang, ngunit pinahalagahan ko ang buhay ng mga tao dahil isang tao ang aking ina. Marami akong mga kaibigan na mga tao at nagmamahal sa akin. Kakatayin kita ngayon at pagkatapos ipapakain ko sa mga aso ang katawan mo at mga lamang loob. Sagot naman ng matandang aswang na kahit na alam niyang hindi na siya makakatakas pa sa mga batang ito, ngunit na natiling matatag at lumalaban pa rin. Bago mo iyan magagawa, bata, isasama muna kita sa impyerno. Hindi ako makakapayag
na mawala sa mundong ito na hindi kita kasama. Ang tatlo naman sa mga matatandang orangutay, hinarang ng mga ito, sina Utoy at Lolo Usting, ng akmang papalibutan sana ng dalawa ang supremo ng mga aswang. Agad na inatake ang mga ito ng mga matatandang orangutay. Napapatras itong si Lolo Usting. Agad niyang naramdaman na kakaiba ang lakas ng mga matatandang aswang. Tinatamaan din silang dalawa ni Utoy ng mga usal na pamako galing sa mga ito. Kamuntika na silang madisgrasya dahil bago pa makabawi ng wisyo ang dalawa, nasa kanilang harapan na ang tatlong matatandang orangutay at handa na silang sakmalin ng mga ito. Ngunit bago pa mangyayari ang mga bagay na iyon, biglang sumulpot na lamang doon ang batang si Butchok at agad na hinarang ang mga orangutay ng mga mabilisan na pag-atake. Gamit naman ngayon ang kanyang mga matatalas na garab, wika agad nitong si Butchok. "Buddy, ibibigay ko na sa iyong mga kamay ang pagpatay sa matandang iyan. Akin naman ang tatlong matatandang ito. Lolo Usting, lumayo muna kayo ni Utoy. Pasabugin ko muna ang tatlong mga aswang na ito." Agad na naintindihan itong si Lolo Usting ang ibig ipahiwatig nitong si Butchok. Nakita na ng matandang aswang kung gaano kabangis at kalakas ang orasyon na pangkitil ng batang sundalo. Kailangan nilang lumayo. Kaya agad na binitbit nitong si Lolo Usting ang batang paslit na si Utoy at pagkatapos agad na dinala doon sa gilid ng mga batuhan. Habang itong si Butchok, agad itong umigpaw sa ere at patuloy na inatake ang tatlong mga matatandang mga orangutay. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, inihanda na ng bata ang kanyang usal na pangkitil at hinihintay na lamang ito ang magandang pagkakataon para maipatama iyon. Pagbagsak sa lupa nitong si Butchok, agad niyang itinapon ang dalawang hawak na garab papunta doon sa mga orangutay. Napakabilis ng ginawa ng batang sundalo. Nakamuntika ng matamaan ang tatlong mga aswang. Kahibla na lamang ang pagitan, matatamaan na sana ni Butchok ang liig ng isa sa mga ito. Ngunit kahit na nakakaiwas pa rin ang mga matatandang aswang, hindi iyon ang tunay na pakay ni Butchok. Dahil sa mga pagkakataon na iyon, abala ang tatlong mga matatandang aswang sa kanilang mga ginawang pag-ilag. Sa loob lamang ng isang segundo, nakakalapit na itong si Butchok sa mga ito. At agad na pinakawalan ang malakas na orasyon na pangkitil. Sumambulat ang kinaroroonan ng mga ito at maririnig mo ang malakas na tunog ng pagsabog na lubhang ikinagulat ng tatlong mga aswang na orangutay. Agad na tumilapon ang mga ito. Ngunit ang isang aswang, napuruhan na ito sa kanyang katawan. Butas-butas ang katawan nito at halos hindi na makikilala ang pagmumukha dahil sa matinding pag-atake na pinakawalan nitong si Butchok. Samantalang ang dalawa sa mga aswang, malulubha din ang tama sa kanilang katawan. Ang supremo ng mga aswang na nakakaharap nitong si Nunoy, halos hindi ito makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Masyado itong nawindang at hindi niya maintindihan kung anong klaseng pag-atake ang ginawa ng bata na sa isang pagtira lamang at pagsabog tumilapon ang kanyang mga kasamahang matatandang mga aswang. Hindi mahihina ang tatlong matatandang orangutay na ito dahil kabilang ang mga ito sa kanyang mga pangunahing mandirigma. Napatigil naman sa pagnilay-nilay ang supremo ng mga aswang nang biglang umataking muli itong si Nunoy. Nabaling muli ang atensyon ng supremo ng mga aswang doon sa kanyang kalabang batang aswang. Sa tingin nito, hindi din pangkaraniwan ang aswang na kanyang nakakalaban. Kakaiba kasi ang liksi at bilis ng batang aswang. Gumawa na siya ng mga orasyon. Ngunit agad
na nagagawan ito ng paraan ng kalaban niyang bata. Katanungan sa kanyang isipan ngayon anong klaseng gabunan ang batang ito. Sa unang mga minuto ng kanilang bakbakan, nakakasabay pa ang Supremo sa bilis nitong sinunoy. Ngunit nang gamitin na nitong sinunoy ang kanyang kakayahan sa mga dimensyon, dito na nagbago ang kanilang labanan. Natatamaan na ang Supremo ng mga aswang nitong sinunoy ng mga pagkalmot. Sinubukan sana ng Supremo ng mga aswang na gamitin ang kanyang mga pakpak para sana magagamit sa kanilang labanan. Ngunit mas lalong nagbigay pa ito sa kanya sa pagiging dihado. Dahil walang kahirap-hirap na nakakalipat ng direksyon at pwesto itong sinunoy, maging sa likuran ng orangutay na aswang. Agad na naabot nitong sinunoy ng mga pagkalmot ang likuran ng aswang. At dito na din nagawa nitong sinunoy na maitarak ang kanyang matatalas na mga kuko sa liig ng Supremo ng mga aswang na naging dahilan para mapaangil ito ng napakalakas at pagkatapos nangingisay doon sa batuhan. Sa mga oras din na iyon, tuluyan nang napatay nitong si Butchok ang dalawa pang mga matatandang orangutay. Dahil sa matinding tama sa kanilang katawan, sanhi ng pagsabog kanina, hindi na nagagawa pa ng mga ito na makipagsabayan kay Butchok. Gamit ang mga matatalas na mga garab nitong si Butchok, agad niyang nabubunot sa pagkakatarak doon sa batuhan, walang pag-alinlangan na ginilitan niya ang dalawang aswang sa kanilang mga liig. Agad na wika nitong si Butchok. Badi, gagalugarin natin ang buong paligid. Baka may mga nagtatago pa na mga orangutay. Patayin na natin ang lahat ng mga ito. Agad naman na tumalima itong sinunoy. Mabilis itong umigpaw doon sa mga batuhan at agad na hinahagilap ang buong kapaligiran. Lumapit na din sina Lolo Usting at Utoy kay Butchok. Wika nito kay Butchok. Patay na ang mga matatanda sa kanila, Butchok. Ano na ngayon ang ating gagawin sa kanilang mga bangkay at sa lahat ng mga kubo na nandirito? Tulad sa mga nauna nating ginagawa, sa mga tirahan ng mga kampo ng kadiliman, Lolo Usting, susunugin natin ang lahat ng mga ito. Maiintindihan ni General Mata ang ating gagawin. Hindi na rin maaaring gawin natin ito bilang ebidensya, dahil kahit sa mga ebidensyang ito, hindi pa rin ito tatanggapin ng korte. Walang kaso ang mga ganitong kaganapan, kaya mas nakakabuting sunugin na natin ang lahat ng mga ito. Ngunit kailangan muna natin nagagalugarin ang buong kapaligiran para matiyak natin na wala nang natitira pang mga orangutay sa buong paligid. Pagdating naman nila ni Kimba at Buno doon, sinimula na nilang libutin ang buong kapaligiran ng kuta ng mga aswang. At nang mapagtanto nilang wala nang natitira pang mga orangutay doon sa kanilang kuta, sinunog na nila ang lahat ng mga iyon, maliban lamang doon sa Supremo ng mga aswang, dahil balak nitong sinunoy na ipapakain ang katawan nito doon sa mga aso ng mga katutubo. Lahat naman ng mga bangkay at mga kubo ng mga ito, sinunog nila ang lahat ng mga iyon. Parang impyerno na ang lugar na bigla ang nagliliyab. Ngunit kakatapos pa lamang ng kanilang ginawa, nagsidatingan naman doon ang iba pang mga orangutay na naglilibot doon sa mga kakahuyan. Kaya wala nang inaksayang oras ang kanilang grupo. Agad na nilang inaatake ang lahat ng mga iyon at tuluyan ng pinatay. Makalipas pa ang ilang mga minuto, muling wika nitong si Butchok. Sunugin na natin ang lahat ng mga ito, buddy. At nang makabalik na tayo doon sa kinaroroonan nila ni General Mata, ilang sandali pa matapos na magawa nila ang mga bagay na iyon, tuluyan nang umalis ang mga ito doon sa kuta ng mga aswang. At makalipas lamang ang ilang mga minuto, nang marating na nila ang kinaroroonan nila ni General Mata,
lihim na nagpapasalamat ang opisyal. Sinabi na din ito na may mga nilalang ang umatake sa kanila at napatay pa ang isa nilang kasama. Tanging nasabi na lamang nitong si Butchok. Kung isinama na natin ang maaga sinabituin at gabi general, maaaring hindi sana hahantong sa ganito ang lahat. Ngunit hindi din natin masisisi ang ating mga desisyon. Talagang may mga pangyayari talaga na hindi natin mapipigilan. Sagot naman ng general. Inaamin ko ang aking pagkakamali, Tininti Musang. Masyado akong nagiging kampante. At sa muli, tinatanaw ko na naman ito na isang napakalaking utang na loob sa inyo, Tininti Musang. Bukas na bukas din, kasabay sa pagdala natin doon sa bangkay ng aking tauhan, bababa na din tayo ng patag. Ihatid ko kayo papunta doon sa lugar ng basak at doon sa sinawahan. Sa muli, maraming salamat sa kagitingan ninyo, Tininti Musang. Sana hindi kayong magsasawa sa pagtulong sa kapwa at sa amin. Sagot naman nitong si Butchok. Nang isilang kami, General Mata, sa munti namin ang pag-iisip ng aming pagiging paslit, alam na namin ang aming magiging tungkulin sa mundong ito, ang pagtulong sa kapwa, laban sa mga kriminal at laban sa mga kampo ng kadiliman. Kaya hindi mangyayaring magsasawa kami sa pakikipaglaban sa mga kampo ng demonyo at sa pagtulong sa lahat ng mga tao, dahil nabubuhay kami para protektahan ang mga tao. Mas bumilib pa itong si General Mata sa kanyang narinig galing kay Butchok. Pagkatapos, bumalik na ang mga ito doon sa kanilang kuta. Kinabukasan, maagang nagpapaalam ang grupo ng mga bata doon sa mga sundalo at maging doon sa mga katutubo na nasa unahan ng kanilang detachment. Hindi pa nga makapaniwala ang mga ito na napatay na nila ang mga oranggutay at wala nang manggugulo pa sa kanila at wala na silang katatakutan pa. Napaiyak pa nga itong si Lakay Pulog at lubos na nagpapasalamat ang mga ito sa mga sundalo, lalong-lalo na doon sa mga batang sundalo. Matapos iyon, tuluyan nang bumaba ang mga ito ng patag ng Kampo Uno. Naiiwan naman doon ang mga tauhang sundalo nitong si General Mata. Ngunit itong si Upong, nagpasya na itong sumama na sa kanila. Nais din na sulitin itong si Upong ang nalalabing mga taon ng kanyang luluusting dito sa mundo ng mga tao na magkakasama ang dalawa. Mas mahalaga na ngayon nitong si Upong na makakasama ang matanda sa lahat ng mga pagkakataon. Kahit ang kapalit nito ang kanyang pagkakatanggal sa serbisyo bilang sundalo. Makalipas ang ilang mga oras, kasalukuyan nang pabalik ang mga ito doon sa lugar ng sinawahan. Habang papalapit na ang kanilang sinasakyan doon sa lugar ng sinawahan, dito na nakakaramdam ng sobrang pagkasabik ang mga bata na makita sina Nanay Kanida, Luis at ang ina ng magkakapatid na Butchok at Buno. Ngayon pa lamang nila naramdaman ang sobrang pagkakamis sa matandang si Nanay Kanida. Makalipas ang ilang mga sandali, pagdating doon, agad na napapayakap ang mga bata doon sa matandang babaylan at maging kay Luis. Itong si Buno naman, napapatakbo na din ito papunta sa kanyang ina at ama at napapayakap. Napapaluha pa nga itong si Luis nang makita ang kanyang mga anak. Sobrang ipinagmalaki niya ang lahat ng mga ito, pati pa nga itong si Nanay Kanida. Bumaha agad ang luha ng matandang babaylan nang makita ang mga apo. Ngunit ang hindi nila inaasahan nang sabihin itong si Nanay Kanida na dalawang araw na may bisita sila na naghihintay sa kanila galing doon sa Isla ng Walog. Kaya napatitig ang mga bata doon sa matanda. Wikang tanong nitong si Butchok. Sino naman ang bisita natin, Nanay Kanida, na galing doon sa Isla ng Walog? Mga kamag-anak ba ni Nanay Rusa ang mga ito? Hindi, Dudong Butchok.
Nandirito ang ama ni Nonoy na si Aguya, ang hari ng mga gabunan doon sa isla ng Walog. Mahalaga ang kanyang pakay para kay Nonoy. Pagkatapos, bumaling ang mga titig nitong si Nanay Kanida doon sa batang aswang na si Nonoy. Muling wika ng matandang babaylan. Nonoy, kasalukuyan na nandoon ang iyong ama doon sa likod ng ating bahay. Hindi pa kasi ganap na pulido ang mga harang ni Aguya, kaya hindi siya makakapasok dito sa loob ng aking bahay dahil na rin sa aking mga malalakas na mga panguntra. Puntahan mo na ang iyong ama, Nonoy. Hinihintay ka na niya. Samahan mo ang iyong kinakapatid Butchok. Nasabi nitong si Nanay Kanida na kinakapatid ni Butchok itong si Nonoy dahil simula pa lamang sa kanilang pagkakaibigan, magkakapatid na ang turingan ng mga ito. Nagulat man ang mga bata sa sinabi nitong si Nanay Kanida, ngunit agad na tumakbo ang dalawa papunta doon sa likurang bahagi ng bahay nila ni Nanay Kanida. At pagkalabas pa lamang ng mga ito ng bahay, bumungad agad sa kanilang paningin ang isang matipunong katawan nitong si Aguya. Mahaba ang kulot-kulot nitong mga buhok at hinihintay na sila nito habang nakatayo doon sa gilid ng isang maliit na kubo. Aswang man, sina Aguya at itong si Nonoy, hindi pa rin napigilan ng mga ito ang mapapaluha nang makita ang isa't isa. Matagal na din kasi ang panahon na hindi nagkikita ang dalawa. Agad na yumakap ang batang gabunan sa hari ng mga aswang na gabunan itong si Aguya. Makalipas ang ilang mga minuto, agad nang sinabi ni Aguya ang kanyang tunay na pakay sa pagpunta dito sa lugar ng sinawahan. Inihayag nitong si Aguya na kailangan ng kanilang angkan ang presensya at tulong nitong si Nonoy dahil mayroong napipintong digmaan na mangyayari doon sa bukirin na kinaroroonan ngayon ng kanilang angkan. Walang habas kasi na inaatake ang kanilang angkan ng mga kapwa mga aswang na mga bangkilan at sungayan. Nagsanib pwersa ang mga ito para mapabagsak ang angkan ng mga gabunan doon sa bukirin na iyon. May mga namamatay na sa panig ng mga gabunan dahil sa sunod-sunod na mga ginagawang pag-atake ng mga kalaban na aswang. Bukod kasi sa malalakas ang mga aswang na ito, mas marami pa ngayon ang kanilang bilang. Kailangan ng kanilang angkan, hindi lamang ang tulong nitong si Nonoy, ngunit kailangan din nila ang tulong nitong si Butchok. Kaya matapos ang ilang minutong usapan ng mga ito, agad naman na sumang-ayon itong si Butchok. Panahon na para sila na naman ang tutulong sa problemang kinakaharap ng angkan na pinagmulan nitong si Nonoy. Ngunit hindi magiging kumplito ang lahat ng mga ito kung wala ang isa pa nilang matalik na kaibigan na si Toto. Kaya sa araw na iyon, agad na sinundo nila itong si Commander Anino doon sa kabundukan ng Basak para hilingin ang tulong ng mga ito. Nang mapag-alaman naman nitong si Commander Anino, agad na pumayag na din ang batang rebelde. Magpipinsan din kasi sina Nonoy at Toto. At ang pinoproblema ni Nonoy, kasama din ang kanyang angkan sa problemang ito. Itong si Manang Maria ay lula nitong si Nonoy at pinsang buo ng lolo amado naman nitong si Toto. Samantalang ang anak nitong si Manang Maria ang naging asawa naman nitong si Aguya. Ngayon, agad nang isinama ni Commander Anino ang kanyang limang pinakamagaling sa kanyang mga tauhan sa pagpunta doon sa Isla ng Walog. Kinabukasan, nagpapaalam na din sina Butchok kay Nanay Kanida. Hindi makakasama nila ang bunsong kapatid na si Buno dahil ayon kay Nanay Kanida, mayroon siyang ibibigay na misyon sa mga batang paslit doon sa bundok ng Bandilaan. Nalalapit na din kasi ang Semana Santa at sa mga oras na iyon, maraming mga gumagalang masasamang tao o maging mga masasamang espiritu at engkanto doon sa bukirin na iyon.
mayroong ipapagawa sa mga bata itong si Nanay Kanida. Kaya ang kasama nitong si Aguya sa pagpunta doon sa isla ng Walog ay sina Butchok, Nunoy, Kimba, Lolo Usting at kasama din itong si Upong at ang grupo nitong si Commander Anino. Kakaibang misyon na naman ito para sa mga bata. Kakaibang lakas ng mga nilalang na naman ang kanilang makakalaban at ngayon daan-daang mga aswang ang kanilang makakaharap doon sa kabilang isla. Makalipas ang ilang sandaling biyahe ng mga ito, narating na nila ang kabilang isla, ang isla ng Walog. Ngunit sa kabilang bahagi ng isla dumaong ang mga ito. Doon sa malawak na pangpang at maraming mga bakawan ang nakapalibot. Sobrang nag-iingat ngayon itong si Aguya. Dahil nakakalat sa buong isla ang mga kasabwat at mga kakampi ng grupo nitong si Pedro at ang kapatid nitong si Porto. Ang dalawang magkakapatid na ito ang namumuno sa grupo ng mga aswang na sungayan. Hindi lamang mga aswang ang mga kakampi nitong mga sungayan dahil pati ang mga halang ang kaluluwa na nasa patag nakipagsabwatan na din ang mga ito doon sa mga aswang kapalit ang paglipol ng mga sungayan doon sa mga nakakalaban na mga iligista na karibal nila. Kaya sa bayan ng Walog, sunod-sunod ang mga balita tungkol sa mga pag-atake ng mga mababangis na mga nilalang doon sa lugar. Kaya nababalot na din ng takot ang lahat ng mga taong naninirahan sa isla. Ilang sandali lamang, nang makarating na ang grupo nila ni Aguya doon sa mga bakawan, agad na nakita nila ang maraming mga sasakyan doon na gawa sa balsa na hinihila ng kabayo. Ang mga taong ito ay mga kakampi din nila ni Aguya na mga kamag-anak ni Manang Maria. Tuwang-tuwa pa nga ang mga ito nang makikilala ang dalawang mga bata na sina Nonoy at Toto. Hindi pa nga makapaniwala ang mga ito na malalaki ng mga bata. Makalipas ang ilang mga minuto, wala nang inaksayang oras ang kanilang grupo. Agad nang sumibad na sila doon sa mga bakawan, paakyat na doon sa bukirin ng Tanay. Ang malawak na bukirin na tirahan na ngayon ng mga gabunan. Ngunit unti-unting pinapasok na din sila ng grupo ng mga sungayan at mga bangkilan. Galing ang angkan ng mga ito sa isla ng Mabuhay at doon sa isla ng Kalabira. Noon pa man, matagal nang may alitan ang magkabilang mga grupo dahil ang mga ninuno nila ni Aguya at ng magkapatid na Pedro at Porto magkakalaban na doon sa isla ng Kalabira. Kaya nga, nang mamatay ang ama nitong si Aguya, nagpasya na itong lumipat ng bagong lugar para iwasan ang mga kalaban na mga aswang. Ayaw na nitong si Aguya na maraming mamamatay sa kanyang nasasakupan. Aswang man itong si Aguya, ngunit nasasaktan siya ng sobra sa tuwing malalagasan sila ng mga tauhan. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, paakyat na ang kanilang mga sinasakyan na mga balsa doon sa bundok ng Tanay. Mabibilis ngayon ang kanilang pag-usad dahil gahol na sa oras ang grupo ng mga gabunan. Kinakailangan na nilang makagawa ng mga pagpupulong. Kailangan na nilang marangan ang pagpasok ng mga aswang na bangkilan at sungayan sa kanilang bukirin. Ilang sandali lamang, dumiritso na ang mga ito doon sa kuta nila ni Aguya na matatagpuan sa tinatawag na bukirin ng Alpa. Sa lugar na ito, napakaganda ang kanilang pwesto at hindi basta-basta na mapapasok ng anumang mga kalaban. Nakapwisto kasi ang kanilang kuta doon sa magkabila ang mga pangpang na napagitnaan ng malalim na sapa. Sa baba naman ng pangpang nando doon ang kanilang mga taniman at mga alagang mga hayop. Laging nakaantabay at nakabantay din ang mga mandirigmang gabunan sa buong kapaligiran. Mahigit sa 300 ang lahat ng mga gabunan na nandirito. Pinamumunuan ang mga ito nitong si Aguya. Inuokupado nila ang buong bukirin ng Tanay. Kaya sa ilang taon na mga nakaraan, matiwasay ang bukirin at walang mga nangyayaring kaguluhan. Ngunit ngayon,
kakaiba na ang mga kaganapan sa kagubatan na ito. Bukod sa grupo nila ni Aguya, may mga rebuilding na kakapasok na rin at nagkukuta na doon sa malawak na gubat na ito. Kaya may mga sundalong nakabase na din sa ibang lugar ng gubat. Mas lalong nagkakaroon ng kaguluhan ang bukirin ng tanay nang pumasok na ang mga aswang na bangkilan at sungayan. Sa kasalukuyan, nagagawa na ng mga ito na mapasailalim ang grupo ng mga rebuilde na pinamumunuan nitong si Commander Aragon. Kinatatakutan din ang mga rebuilding ito dahil bukod sa kakaiba ang tanga na tapang ng mga ito. Ang ilan sa mga namumuno sa kanilang pangkat nagtatangan din ng mga karunungan sa mga usal at may mga tangan ding mga mutya. Nagtatangan din ang mga ito ng mga karunungan sa mga amaranig. Kaya malaking kalamangan iyon para sa mga aswang na bangkilan sa kanilang ginawang pagsanib pwersa doon sa mga rebuilding iyon na tinatawag ng mga Sparrow. Habang ang mga sundalo naman na nakabase doon sa kabilang bahagi ng bukirin na babahala na ang mga ito dahil sunod-sunod nang inaatake na sila ng mga aswang at mga rebuilding. Kaya halos araw-araw nalalagasan ang kanilang pwersa. May mga kasamahang antingero din ang mga sundalong ito. Ngunit hindi sapat ang kanilang bilang kung ikumpara sa kanilang mga kalaban. Humihiling na ang mga sundalo sa kanilang mga nakakataas sa patag na kailangan na nilang bumawa sa patag at magplanong muli. Pinamumunuan naman ang mga sundalong ito nitong si Sarhinto Lopez, kilalang antingero din, at kasama ang kanyang tiyuhin na si Manong Rolito na isang mabagsik na albularyo. Ngunit hindi sapat ang lakas ng dalawa laban sa mga malalakas na mga aswang at mga rebelde. Kaya nagpasya na itong si Sarhinto Lopez na itigil na ang mga pagsasagawa ng pagpapatrolya sa kabundukan. Pinili na lamang itong doon na lamang sa paligid ng kanilang kuta maglilibot. Kailangan niyang pangalagaan ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan. Sinubukan itong si Aguya na makipagsanib na din doon sa mga sundalo at makipagtulungan para sana magapi ang mga rebuilding at mga aswang. Ngunit walang tiwala ang mga sundalo sa mga aswang na gabunan, kaya mas pinili ng mga ito na makipaglaban na lamang na walang mga kakampi. Samantalang ang grupo naman ng mga gabunan, nakakuha naman ang mga ito ng mga kakampi doon sa mga taong naninirahan sa tinatawag nilang tumana. Malapit lamang ang kinaroroonan ng mga ito galing sa kuta ng mga gabunan. Kaya nagkasundo ang dalawang panig na magtulungan. Wala na kasi silang magagawa pa. Kailangan nila ang tulong ng isa't isa para labanan ang unti-unting pananakop ng mga aswang at mga rebuilde sa buong kabundukan ng tanay. Nakatayo ang mga kubo ng mga magsasaka doon sa gilid ng sapa at sa kabilang bahagi naman nandoon ang kanilang malawak na taniman ng palay at mais. Sagana din ang mga ito sa gulay at prutas. Marami ding mga alagang hayop ang mga ito na nandoon sa gilid ng kanilang palayan. Dahil sasanay na ang mga ito sa pamumuhay sa bukid, pinili nilang lumaban kaysa bumaba ng patag. May mga kasamahan din kasi ang mga ito na marunong din sa mga usal at mga buhay na salita. Pinakatanyag doon sa lugar ng tumana ang dalawang magkakapatid na matanda na sina Tatay Arong at itong si Tatay Karyo. Malalakas din ang dalawang antingerong ito. Dati kalaban nila ni Aguya ang magkakapatid at aminado itong si Aguya na nahirapan sila sa dalawang matandang ito. At ngayon, magkakampi na ang mga ito. At iyon ang nagbigay lakas ng paniniwala nitong si Aguya na mapipigilan nila ang mga pananakop ng kanilang mga kalaban. Lalo na ngayon, kapag kasama ang kanyang anak at ang mga kaibigan nito. Pagdating ng grupo nila ni Aguya doon sa kuta ng mga gabunan, agad na nagpupulong na ang mga ito. Gumawa ng dalawang grupo itong si Aguya
na siyang tinatawag niyang mangingitil at tagalakbay. Ang tinatawag niyang mangingitil ay ang grupong siyang direkta na makikipaglaban doon sa mga aswang o maging doon sa mga rebelde. Ibig sabihin lamang ang grupong ito ang pinakamalakas sa kanilang pangkat. Ibibigay sana nitong si Aguya ang pamumuno sa grupong ito sa kanyang anak na si Nonoy. Ngunit tumutol itong si Nonoy. Wika niya sa kanyang ama. Tatay Aguya, hindi sa pinagdududahan ko ang iyong mga desisyon. Ngunit nais kong ipaubaya kay Butchok ang pamumuno sa grupong ito. Mas nararapat na siya ang mamuno at napatunayan na ito ni Butchok ng makailang bisis. Agad naman na sumang-ayon itong si Aguya. Batid naman niya na mas malakas at magaling sa pamumuno itong si Butchok. Saksi siya dati sa kakaibang tapang ng bata. Mga paslit pa lamang ang mga ito noon. Ngunit kakaiba na kung mag-isip itong si Butchok. At ngayon, pangungunahan nila ni Butchok at Nonoy ang pangkat ng mga mangingitil na siyang magsasagawa ng mga pag-atake doon sa mga kalaban na nasa gubat ng tanay. Makakasama naman nitong si Butchok at Nonoy sina Kimba, Luluosting, Upong at ang sampung pinakamalakas doon sa hanay ng mga gabunan na mga tauhan nitong si Aguya. Ang mga gabunan na ito ay binubuo ng mga matatandang mayroong tangan na mga karunungan sa mga usal at may mga mutya na galing sa lakas sa mga aral sa kaliwa. Samantalang ang grupong tagalakbay naman ang magsisilbing tagalibot sa buong kagubatan. Magsisilbing backup din ang mga ito kung sakaling magkakaroon na ng labanan ang grupo ng mga mangingitil. Tagapagbalita din ang mga ito sa mga bawat ibibigay na mga impormasyon papunta sa kanilang mga kasabwat at galing sa kanilang mga kakampi papunta din sa kanilang grupo. Ang grupo naman itong si Aguya kasama ang 30 mga malalakas na mga gabunan ang magsisilbing bantay sa kanilang kuta. Ngayon, dahil sa pagdating ng mga bata, nakakasigurado itong si Aguya na may laban na sila ngayon galing sa mga agresibong mga kalabang aswang. Matapos ang kanilang pagpupulong, agad na nagpunta ang mga ito doon sa kanilang mga kakamping mga tao na nandoon sa may tumana. Nais nitong si Aguya na ipakilala ang mga bata doon sa mga kakampi nila. Makalipas ang ilang mga minuto, kasalukuyan ng kausap ngayon ng magkakapatid na anting Ngero, ang grupo ng mga gabunan. Agad na napapansin ng 2 matatandang anting Ngero ang kakaibang lakas na tangan ng mga batang kaharap. Napatitig ang mga ito sa mga bata, lalong-lalo na kay Butchok. Wikang tanong nitong si Tatay Karyo sa kanila. Saan ba nanggagaling ang mga batang ito, Aguya? Mukhang kakaiba ang antas ng kanilang lakas. Sa tingin ko, sa pagdating ng mga batang ito, kaya na natin na makipagsabayan doon sa mga bangkilan at sungayan. Sagot naman nitong si Aguya. Anak ko ang isang ito, Tatay Karyo. Habang matalik niyang kaibigan naman ang namumulo sa grupo ng mga ito na galing doon sa isla ng Secure. Apo ito sa isa sa mga nirerespeto na babaylan doon sa isla at maging sa mga karatig na mga lugar. Kaya gano'n na lamang kalakas ang tangan ng batang ito, Tatay Karyo. Sisimulan na natin ang ating plano. Magsasagawa na ang mga ito ng paglilibot sa buong kagubatan at bawat masipat na mga kalaban na nakakapasok na sa ating bukirin. Agad nilang atakihin ang mga ito at kakatayin. Nais ko din na ipaalala sa inyo na dapat lagi kayong maghanda para makatulong agad tayo sa isa't isa sa oras ng pangangailangan. Malakas at marami ang ating mga kalaban, kaya kailangan natin na magtutulungan para manalo sa digmaan na ito. Agad naman na sumang-ayon itong si Tatay Karyo
sa sinasabing iyon nitong si Aguya. Sagot naman ito. Mas mabuti kung ganon, Aguya. Nakakabahala na ang mga pinaggagawa ng mga aswang kasama ang grupo ni Commander Aragon. Baka darating ang mga pagkakataon na ang mga mabiktima ng mga ito ay hindi lamang ang mga taong naninirahan sa gubat na ito, pati na rin ang ating mga kamag-anak. At ayaw kong mangyayari ang mga bagay na ito. Huwag kang mag-alala, Aguya. Tutulong kami sa abot ng aming makakaya, maging buhay man namin ang magiging kapalit. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, bumalik na ang grupo nila ni Aguya doon sa kanilang kuta, habang ang dalawang mga pangkat agad nang inihanda ng mga ito ang kanilang mga kagamitan. Sisimulan na nila ngayong hapon ang kanilang misyon. Kasalukuyang nag-uusap na ang mga bata, wika nitong si Butchok. Kaibigan na totoo, napakalawak ang kagubatan na ito at imposibleng agad natin na maiparating sa ating mga kagrupo ang mga impormasyon. Kaya may naisip akong paraan para agad natin na matutulungan ang bawat isa. Gamitin mo ito. Bigay pa ito sa akin ni Tatay Dadoy. Isa ito sa mga malagang bagay na ibinigay sa atin nang manalo tayo doon sa paligsahan sa sinawahan. Ayon sa kanya, kapag kailangan na maiparating natin ang ating gustong ipaabot na impormasyon sa isa't isa, ihipan lamang natin ang maliit na kawayan na ito at ibulong ang mga gustong sasabihin. Ang mga espiritong nakapaloob na sa mga kawayan na ito ang magdadala ng mensahe. Sagot naman nitong si Commander Anino. Mabuti, kaibigan na Butchok, nadala mo pa rin ang mga bagay na ito dito sa isla. Makakatulong ito ng malaki sa ating misyon. Ang unang misyon ng grupo nila ni Butchok, puksain ang mga rebuilding pinamumunuan nitong si Commander Aragon. Mas masahol pa kasi sa mga aswang ang mga pinaggagawang kasalanan at kasamaan ng mga ito. Mas kinatatakutan ang mga rebuilding ito ng mga taong nakatira sa bukirin ng Tanay dahil sa walang awa ito kung pumatay lahat ng mga krimen ginagawa nitong si Commander Aragon. Mas nakakabuti na unahin nila ang grupo ng mga rebuilding para mawalan ng koneksyon ang grupo ng mga bangkilan at sungayan sa loob ng kagubatan. At hindi makakagalaw agad ang mga ito na naaayon sa kanilang binabalak. Ilang sandali pa, nagpapaalam na ang grupo nila ni Butchok doon sa pinuno ng mga gabunan. Pagkatapos agad nang nagtatakbuhan ang mga ito doon sa makakapal na mga damuhan at kakahuyan. Walang sasakyan na dala ang mga ito para maiwasan na agaran silang masipat at maramdaman ng kanilang mga kalaban. Napakabilis ang kanilang pag-usad. Mabibilis din ang kilos ng mga matatandang gabunan na kasama nila ni Butchok at Nonoy. Ilang sandali lamang, makalipas ang ilang mga minuto, hindi nila inaasahan na doon sa gitna ng kagubatan ng Tanay may makikita silang mga kubo sa gitna ng masusukal na kakahuyan. Kaya napatigil ang kanilang grupo at nagmanman ng ilang mga segundo. Gamit ang kanilang mga karunungan sa mga usal, walang kahirap-hirap na minanmanan nila ang buong paligid. Mahigit sa 10 ang mga kabahayan na nandoon. Magkakalapit lamang ang mga ito sa bawat isa at sa paligid ng kanilang mga kubo, nandoon ang maraming mga gulayan at mga alagang hayop ng mga ito. Tanong nitong si Butchok doon sa isang matandang gabunan na kasama nila. Manong Abilay, sa tingin mo, ilang buwan o taon na ang paninirahan ng mga ito dito sa gubat? Nagtataka kasi ang grupo nila ni Butchok dahil sa kabila ng mga nangyayaring digmaan ng mga aswang rebuilde at mga sundalo na natiling nandirito ang mga ito at wala man lamang kumakanti sa kanila. Kaya masama ang hinala nitong si Butchok sa mga ito. Sagot naman ng matandang si Manong Abilay. Wala din akong nabalitaan na may mga taong naninirahan din pala sa gubat na ito.
Masyadong masukal na kasi ang lugar na ito at hindi din namin inaakala na may mga tao dito. Ngunit kung pagbabatayan ang kanilang mga bahay, taniman at ang kanilang mga pag-aalaga, sa tingin ko, mukhang mahigit na ito sa isang taon o mas matagal pa. Hindi na bago ang mga ito, pinunong Butchok. Sagot naman agad nitong si Butchok doon sa matandang gabunan. Ganun ba, Manong Abilay? Masama kasi ang aking hinala sa mga taong nakatira dito sa lugar. Nakapagtataka lamang na nandirito pa rin ang mga ito kahit na may mga nagaganap na bakbakan. O di kaya, mayroong grupo ang nagprotekta sa mga ito. Kaya walang kumakanti sa kanila o umaatake. Sagot muli ng matandang aswang. Iyan din ang aking iniisip, Pinunong Butchok. Ano ngayon ang iyong binabalak? Muling sagot naman itong si Butchok. Magbanman lamang kayo sa buong paligid, Manong Abilay. Susubukan namin na manmanan doon sa kalublooban ng kanilang mga kubo. Isasama ko si Nunoy. Patuloy lamang muna kayong magtatago dito sa paligid. Ngunit kailangan na lagi kayong alerto. Kailangan na laging nakataas ang ating depensa sa lahat ng mga pagkakataon. Matapos na makapag-usap ang mga ito, tuluyan nang pumasok ang dalawang mga bata doon sa mga nakikitang kabahayan. Ngunit habang naglalakad pa lamang ang mga ito, agad na silang nasisipat ng mga nilalang. At agad na nakatitig na ang mga ito sa kanilang dalawa. Nakapagtataka din ang mga hitsura ng mga ito na parang walang mga emosyon. May mga nakadungaw na rin doon sa kanilang mga bintana. Samantalang ang mga taong nasa labas ng kanilang mga bahay na abala sa kanilang mga ginagawa. Napatigil ang mga ito at nakatitig na din sa kanila. Nang makalapit na ang dalawa doon sa dalawang mga matatanda na abala sa paghahabi ng banig doon sa tabi ng isang bahay, agad na wikang tanong nitong si Butchok sa mga ito. Magandang hapon po sa inyo. Nais po lamang namin na magtanong kung malapit na ba simula dito sa lugar na ito ang tinatawag na Talon ng Kawa. Narinig lamang ni Butchok ang lugar na iyon kay Aguya nang sabihin nito na ang pinagkukutaan ng grupo ng mga rebuilding pinamumunuan nitong si Commander Aragon nasa unahan ng lugar ng Talon ng Kawa. Tumitig muna ng ilang segundo ang dalawang matanda kina Butchok. Sa mga titig pa lamang ng mga ito, halata agad ni Butchok at Nunoy na parang may mali sa mga taong ito. Sagot ng isang matanda sa kanila, "Malayo pa ang lugar na sinasabi mo, bata. Mukhang malayo din ang lugar na pinanggagalingan ninyo. Tama ba ako? Mas nakakabuting magpapahinga muna kayo at kumain bago kayong magpapatuloy." Sa sinasabing iyon ng matanda, agad na kinutuban ng masama ang dalawang mga bata. Nagkatitigan sina Butchok at itong si Nunoy. Sagot nitong si Butchok doon sa matanda, "Mas mabuti kung ganun. Kanina pa kami nagugutom at nauhaw, lula, lulo. Mayroon pa kaming isa pang kasama na nagbabantay sa aming mga kagamitan doon sa unahan. Sasabihin ko lamang sa kanya na sasaglit muna kami para makakain na din." Ngumiti lamang ang matanda at sumang-ayon sa sinabi nitong si Butchok. Kaya mabilis nang tumakbo ang bata pabalik doon sa kanilang mga kasamahan. Pagkatapos, agad na inaabisuhan ng mga bata na masama ang kanilang hinala doon sa mga taong nakatira sa kanilang nakikitang mga kabahayan. Sinabi din itong si Butchok ang kanyang binabalak. Gusto ng bata na imbestigahan ang mga ito. Agad naman na naintindihan ng lahat ng mga gabunan ang kanyang mga sinasabi. Kaya agad na humanda ang mga ito. Samantalang sina Butchok at itong si Kimba, mabilis na tumakbo ang mga ito pabalik doon sa kinaroroonan ng dalawang mga matatanda. Pagkatapos,
Sumama ang mga ito doon sa dalawang matanda. Ngunit naging malikot na ang mga mata ng tatlong mga bata. Nilibot agad ng mga ito ang kanilang mga paningin sa buong paligid. Kita nilang nakatitig lamang sa kanila ang lahat ng mga taong nasa gilid ng kanilang mga kubo. Maging doon sa mga nakadungaw sa may bintana, walang reaksyon ang kanilang mga mukha. Basta nakatitig lamang ang mga ito sa kanila. Kaya mas lalong kinutuban ang mga bata sa kanilang nakikita. Nadagdagan pa iyon nang mapadaan ang mga ito doon sa gilid ng isang medyo may kalakihan na kubo. Sa unahan nito, nakikita din nila ang isang parang malaking altar. Nakita nila sa gilid ng malaking kubo at altar ang maraming mga buto ng mga tao. Halatang putol-putol na din ang mga ito. Napalingon ang dalawang mga bata kay Butchok. Tumango lamang itong si Butchok na parang sinasabi na pariho ang kanilang mga iniisip ngayon. Nang makarating ang mga ito doon sa kauli-uliang kubo, huminto na sa paglalakad ang dalawang mga matatanda at wika ng matandang lalaki. Pumasok na tayo sa loob. May mga pagkain na kaming inihanda. Magpapahinga din muna kayo sandali. Makalipas ang ilang mga segundo, pumasok na ang mga bata doon sa loob ng kubo at agad na bumungad sa kanila ang isang kuba na abala sa paghahanda ng mga makakain nila. Mailap din ang mga titig ng kubang ito sa kanila. Pinaupo sila doon sa may misa na may mga nakahandang mga pagkain. Pagkatapos, umalis na ang mga iyon at iniwan silang tatlo doon sa loob. Nang matiyak nilang nakakalabas na ang mga ito, agad na wika nitong si Butchok na may napapansin sa mga inihandang pagkain ng mga ito at inumin. Buddy, mukhang may mga inilagay ang mga ito sa inihandang pagkain para sa atin. Sagot naman nitong si Nonoy. Tama ka, buddy. Naamoy ko rin ang mga ito. Baka may mga lason o di kaya mga pampahina sa ating mga katawan ang inilagay ng mga ito. Ngunit hindi ko pa rin matiyak. Ang mahalaga, alam na natin na mukhang may mga binabalak ang mga ito na masama sa atin. Sagot naman itong si Butchok. Ano kayang klaseng mga tao ang mga ito? Bakit maraming mga klansay ng mga tao ang nandoon sa kanilang ginagawang malaking altar? Natigil na lamang ang pag-uusap ng magkakaibigan nang biglang sumabad sa usapan itong si Kimba na galing sa pagsilip doon sa siwang ng bintana. May narinig kasing mga kaluskos itong si Kimba at agad itong kinutuban. Nakita niya doon sa labas ang kakaibang ikinikilos ng mga tao. Biglang dumarami kasi ang mga tao doon sa labas na nagtatago sa likod ng mga kubo. Kaibigan na Butchok, mukhang dumarami ang mga tao sa labas. Mukhang pinalibutan ng mga ito ang ating kinaroroon ng kubo. Kaya sumilip na din ang dalawang mga bata at nakita din nila ang mga sinasabi ni Kimba. Kaya agad na nakakaisip ng paraan itong si Butchok. Agad na sinabi niya ang mga iyon doon sa dalawang mga kaibigan. Matapos iyon, sinubukan nitong si Butchok na amuyin ang mga pagkain na nandoon. At pagkatapos, nagpahid ito ng mga langis sa kanilang mga sentido, ilong at bibig. Makalipas ang ilang mga minuto, narinig nilang bumukas ang pintuan sa kubong iyon at pumasok ang dalawang mga matatanda na nakangisi na ang mga ito. Matapos na makita na nakayuko na ang mga bata doon sa misa habang hindi na gumagalaw ang mga ito. May mga kinain din ang mga bata batay sa kanilang nakikita dahil nabawasan na din ang mga pagkain na inihanda ng mga ito. Wika ng matandang lalaki. Pumasok na kayo. Dalhin na ang mga batang ito doon sa altar. Pagkatapos nagunahan na pumasok na ang mga tao at mabilis na hinila ng mga ito ang tatlong mga bata. Nagulat pa nga sina Butchok dahil para kasing hinila na lamang sila nakatulad ng mga patay na hayop.
pagkatapos agad na inilagay doon sa may altar. Ngayon, kumpirmado na ng mga ito na hindi mga normal na tao ang kanilang napapasukan. Nakita din iyon ng grupo ng mga gabunan, pati na rin nila ni Lolo Usting. Kaya mabilis na umikot ang kanilang grupo, padaan pa rin doon sa mga kakahuyan. Samantalang naramdaman nila ni Butchok na iginagapos na sila ng mga ito. Ngunit nagpapatuloy lamang na nagkukunwari ang mga bata na walang malay pa rin ang mga ito. Hindi naman nabahala ang mga ito dahil ramdam nilang walang mga tangan ang mga ito. Ngunit sa tingin ng mga bata, namimiktima ang mga ito ng mga tao. Makalipas ang ilang mga sandali, biglang dumarami na ang mga taong nakapalibot sa kanila. Maingay na ang mga ito at hindi na nila maintindihan ang mga pinagsasabi ng mga taong nakapalibot sa kanila. Iginagapos na din ang tatlong mga bata doon sa nakatayong malaking putol na puno ng kahoy na inilagay doon sa may altar. Pinagsasampal din ang mga bata na parang ginigising sa pagkawala ng mga malay. Patuloy pa rin na nakikisabay lamang sina Butchok. Ngunit nakahanda na ang tatlong mga bata, wika ng isang matanda na nasa kanilang harapan. Matagal na din ang panahon na hindi ako nakakatikim ng laman ng isang bata. Nakakatakam kayong kainin. Pasensya ng mga bata. Pumasok kayo sa lugar namin. Kumakain kami ng mga tao. Namimiktima kami ng mga tao. Bawat mayroong magagawi dito sa kagubatan na ito, kami din ang dahilan sa mga pagkawala ng ilang mga magsasaka. Teka, masyado na akong madaldal. Sagot naman nitong si Butchok na sa mga pagkakataon na iyon, tuluyan nang nakawala sa pagkagagapos ng mga ito. Kung ganon, kabilang kayo sa mga nilalang na hinahanap namin. Ibig kong sabihin, kabilang kayo sa aming mga misyon. Napatigil sa pagsasalita ang matanda at napatitig ito sa bata. Ano ang ibig mong sabihin, bata? Sagot naman itong si Butchok. Mabuti at sinabi na ninyo kung anong klaseng demonyo ang mga pagkatao ninyo para hindi na ako makakaramdam ng awa sa aming gagawing pagpatay sa inyong lahat. Napadilat ang mga mata ng matanda at naguguluhan sa mga pinagsasabi ng bata. Ngunit bago pa ito makasagot, wikang muli nitong si Butchok sa kanyang mga kasamahan na sina Nunoy at Kimba. Ngayon na, buddy, Kimba, sa tingin ko, hindi na dapat pang buhayin ang lahat ng mga ito. Pagkatapos agad na sinakal nitong si Butchok ang liig ng matanda na naging dahilan para magkukumahog itong makawala. Wika pang muli nitong si Butchok. Ipinagmalaki pa ninyo ang mga kasamaan ninyong pinaggagawa. Mga demonyo pala kayo. Habang ang isang matanda, bago pa iyon makalayo agad na dinamba na ito ni Nunoy at walang habas na pinagkakalmot ang buong katawan, nagkagulo naman agad ang mga tao. Dala-dala ang kanilang mga matatalas na mga armas. Nagsiakyata na din ang mga ito doon sa altar para tulungan ang kanilang mga kasama. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napakabilis nang nagtatalunan doon sa mga puno ng kahoy ang mga aswang na gabunan kasama na sina Lolo Usting at Upong. Sa bilis pa nga ng mga ito, wala pang limang mga segundo, agad nang naglundagan na ang mga ito doon sa kinaroroonan ng mga taong kanibal. At walang inaksayang oras ang mga gabunan nang makita kasi ng mga ito na sinakal ni Butchok ang liig ng matanda. Batid na nila kung ano ang ibig sabihin noon. Inihagis din agad nitong si Upong ang baril nitong si Kimba na sinadyang iwan doon sa kanila kanina. Nagkagulo na doon sa lugar na iyon na puno na ng mga hiyawan, pag-igik. At nagkalat na rin ang mga tilamsik ng dugo doon sa buong kapaligiran. Sunod-sunod nang bumulagta ang mga taong kanibal. Pinagkakagat ng mga aswang nagabunan ang kanilang mga liig at batok.
Nakatungtong naman ngayon itong si Kimba doon sa dulo ng putol na kahoy na nandoon sa gitna ng altar. At malayang napapatamaan ang mga taong iyon. Kahit na gumagalaw pa at tumatakbo ang mga ito, hindi iyon balakid sa galing nitong si Kimba. Parang mga daga ang mga ito na hinahabol ng mga pusa na nagpupulasan. Ngunit tulad ng bilin pa rin itong si Butchok, huwag idamay ang mga paslit na nakikita nila. Tumalima naman ang mga matatandang gabunan sa utos ng bata. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, tuluyan nang napatay na nila ang lahat ng mga ito. Wika nitong si Manong Abilay. Nakakalimutan ko lamang nasabihin sa iyo, Pinunong Butchok, na may mga narinig na kami dati tungkol sa mga taong ito. May mga nabalitaan na kami noon na may mga dumudukot ng mga tao, ngunit hindi nila mawari kung mga aswang ba ang mga ito o membro ng mga kulto. Ngunit mayroong isang pangyayari na may mga nakakita kung paano pinagtutulungan na kainin ng mga taong ito ang isang lasing na napadpad sa gubat. Hindi ko inaakala na ang mga taong nandirito pala ay siyang may kagagawan at nandirito ang kanilang tirahan. Ano ngayon ang balak mo, Pinuno, doon sa mga batang iyan? Sagot naman itong si Butchok sa matandang gabunan. Ako na ang bahala, Manong Abilay. Ipaparating ko ang balitang ito sa grupo nila ni Commander Anino. At sila na ang bahalang maglilinis sa mga kalat na nandirito at sa mga batang iyan. Pagkatapos, mabilis na inihipan itong si Butchok ang maliit na kawayan at matapos lamang iyon, ibinulong ang kanyang mga impormasyon. Minsahe iyon para sa grupo ng tagalakbay. Matapos ang ginawang iyon nitong si Butchok, agad na silang lumisan sa lugar na iyon at nagpapatuloy na sa kanilang pag-usad. Napakabilis na tumakbo ang mga ito doon sa kagubatan at tinuntun ang tinatawag na talon na kawa. Sa mga pagkakataon na iyon, mayroong grupo din ng mga nilalang ang napakabilis na tumatakbo doon sa mga kakahuyan at papunta ang mga ito doon sa mga kabayan kung saan inatake ng grupo ni Butchok ang lugar. Mahigit sa 40 ang bilang ng lahat ng mga ito. At pagdating ng mga ito doon sa mga kabayan, napamura sa galit ang namumuno sa mga ito dahil sa kanilang naabutan at nakita. Nakita din ng mga ito ang mga batang nakatalungko doon sa gilid ng mga kubo habang walang mga emosyon ang kanilang mga hitsura. Kahit sa nagiging kamatayan ng kanilang mga magulang at mga nakakatanda, wika ng pinuno ng mga ito na si Malik. Sino kaya ang may kagagawan sa pagkamatay ng lahat ng mga ito, Agor? Subukan mong sundan ang mga bakas ng mga nilalang na may kagagawan sa pagkamatay ng lahat ng mga taong nandirito, maliban sa mga bata. Ang dumating na grupo ay ang mga pinakamalakas sa grupo ng mga aswang na sungayan. Binubuo ito ng magkakahalong mga binatang mandirigma at mga matatandang sungayan na mayroong malalakas na karunungan sa mga usal. Itong si Malik ang namumuno sa kanila. At ang mga taong nandirito na napatay ng grupo nila ni Butchok ay mga tauhan din ng mga sungayan at bangkilan. Samantalang ang tinatawag naman nitong si Malik na Agor ay ang kanyang kanang kamay na mayroong malakas na karunungan din sa mga usal. Agad na tumalima ito sa iniutos ng kanilang pinuno. Dahil hindi inaasahan nila ni Butchok na may mga sungayan ang darating sa kanilang pinanggagalingan, hindi nagawa nila iyon ng mga usal para mabura sana ang kanilang mga bakas at para sana hindi agad sila masusundan. Matapos iyon, wika nitong si Agor kay Malik. Pinunong Malik, nanatili pa ang mga bakas ng may kagagawan sa mga kamatayan ng mga taong ito. Susundan ba natin agad ang kanilang grupo? Kung nandyan pa ang mga bakas, masusundan pa rin natin ang mga iyon, Agor. Kailangan muna natin na madala ang mga batang ito
doon sa ating kuta. Lolo Aryong, magpapadala ka ng mensahe sa grupo ng mga bangkilan. Malapit lamang ang mga ito sa ating kinaroroonan ngayon. Kailangan na dalhin natin ang mga batang ito. Mapapakinabangan din ang mga ito pagdating ng panahon. Matapos iyon, agad na gumawa naman ng mga usal ang kinatawag ng matanda nitong si Malik. Itong si Lolo Aryong ang nagsisilbing tagahati din ng mensahe sa kanilang mga kasamahan. Gamit naman ang karunungan nito sa mga usal para sa mga insekto. Kaya nitong utusan ang mga uwak at kahit na anong uri pa ng mga insekto para makapaghatid ng mga mensahe galing sa kanila. Makalipas ang ilang mga minuto, tuluyan nang umalis na din ang mga ito para sundan ang bakas na naiwan nila ni Butchok. Sa mga sandaling iyon, natanggap na din ng grupo nila ni Commander Anino ang mensaheng ipinadala ng grupo nila ni Butchok. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, kasalukuyan nang papunta na din doon ang grupo ng mga ito. Kamuntikan pang mapang-abot ang grupo ng mga bangkilan doon sa grupo nila ni Commander Anino. Mabuti at mas nauna ang mga bangkilan dahil sa mas malapit lamang ang mga ito doon sa lugar. Kaya agad na nadala ng mga ito ang mga bata pati na rin ang mga bangkay ng mga taong napatay nila ni Butchok. Pagkatapos agaran din na umalis ang mga ito. Ilang minuto lamang ang nakaraan, dumating na din doon ang grupo nila ni Commander Anino. At gulat na gulat ang mga ito dahil wala silang nakitang mga bata o maging mga bangkay ng mga taong napatay nila ni Butchok. Ngunit batid nilang mayroon talagang nangyayaring bakbakan sa lugar na ito, batay na din sa mga nagkalat na mga tilamsik ng dugo sa buong paligid. Nakakaramdam din ang mga ito ng bakas ng mga aswang. Kaya masama agad ang hinala nitong si Commander Anino. Sa tingin ng batang rebuilde, may nauna sa kanila na maaring mga aswang o maaring ang mga iyon ang dahilan sa pagkawala ng mga bangkay at ng mga batang naisana ni Butchok na madala doon sa patag. Agad na wika ni Commander Anino sa kanyang mga tauhan at mga kasamahan na 20 mga gabunan. Masama ang hinala ko sa mga pangyayaring ito. Mukhang may nauna na sa atin na siyang kumuha at nagdala ng mga bata. Subukan natin ngayon na sundan ang mga ito at hagilapin ang buong kapaligiran. Sa kabilang banda naman, makalipas ang ilang mga sandali, tuluyan nang nakita nila ni Butchok ang talon na kawa. Isang malaking talon na ang binabagsakan ng tubig ay isang malapad na lugar na nakakurting kawali. Agad na wika nitong si Butchok. Mukhang ito na ang sinasabing talon ni Aguya, buddy. Ngayon, simula sa ating kinaroroonan, susundan lamang natin ang mga puno ng kahoy ng aure na nakahilira sa gilid ng sapa. At sa dulo ng mga punong kahoy na ito, makikita na natin ang kuta ng mga rebuilde. Kaya simula sa lugar na ito, maaaring may mga nakakalat ng mga bantay sa mga kakahuyan. Kaya kailangan na natin ng iba yung pag-iingat at kailangan din natin na magkarga ng mga malalakas na sabulag at puder. Sinang-ayuna naman agad ito ng mga matatandang gabunan. Kaya mabilis nang gumagawa ang mga ito ng mga pang-usal. Matapos iyon, umakyat na ang mga ito doon sa ibabaw ng batuhan at pagkatapos binaybay na ng kanilang grupo ang gilid ng sapa at sinusundan ang mga puno ng aure. Ngunit habang nagpapatuloy sa paglalakad ang mga ito, agad na nakakaramdam ng presensya ang kanilang grupo. Kaya nagpasya ang grupo nila ni Butchok na magtatago muna doon sa itaas ng mga kakahuyan. Mabilisan na umakyat ang mga ito doon sa mga malalaking puno at pagkatapos nagtatago doon sa mga malalagong dahon. Nakapagkarga na rin ang mga ito ng mga malalakas na usal. Tiwala din itong si Butchok na hindi sila mararamdaman agad ng mga kalaban. Dahil nakakagulat din kasi ang lakas ng mga orasyon ng mga kasamang gabunan nila ni Butchok.
Makalipas lamang ang ilang mga sandali, mariin nang nagmanman ang kanilang grupo sa buong paligid hanggang sa may nakitang mga nakasakay sa kabayo ang kanilang grupo. Armado ang mga ito ng mga malalakas na mga baril at batid agad ng grupo nila ni Butchok na may mga tangan ang mga ito na mga mutya at mga karunungan sa mga usal. At alam na din nilang mga rebuilde ang mga ito. Sa tingin ng kanilang grupo, humigit kumulang ang bilang ng mga ito sa 60. Sa tingin din nitong si Butchok, mukhang may misyon ang mga rebuilding ito. Nang tuluyan nang makalagpas ang mga ito sa kanilang pinagtataguan, inaabisuhan agad nitong si Butchok ang kanyang mga kasamahan na sundan muna nila ang mga ito kung saan papunta ang kanilang grupo. Habang umuusad naman ang mga kabayong sinasakyan ng mga rebuilde, lihim at maingat naman na sinundan ng grupo nila ni Butchok ang mga ito padaan doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Sa lahat ng mga kasama ni Butchok, tanging siya lamang ang hindi aswang. Pati na rin itong si Kimba. Ngunit nakakasabay pa rin ang mga bata sa pagdaan doon sa itaas ng mga puno ng kahoy dahil sa karunungan ng kanyang gabay na ungga na nakapaloob na sa kanyang katawan, habang itong si Kimba nasanay na din ito sa kanyang gawain doon sa bukirin. Makalipas ang ilang mga minutong pagmanman ng kanilang grupo doon sa mga rebelde, nagulat ang mga ito at napatigil sa kanilang pag-usad. Dahil ang grupo ng mga rebelde, may mga nakakasalubong ang mga ito na grupo ng mga aswang. Agad na napagtanto ng mga gabunan na ang grupong iyon ng mga aswang ay galing sa angkan ng mga sungayan. Masinsinang nag-uusap ang mga ito ng ilang mga minuto at pagkatapos umusad na din ang mga sungayan papunta doon sa kabilang bahagi ng kagubatan, habang ang mga rebuilde naman nagpapatuloy na din ang mga ito sa kanilang pakay. Ngunit mayroong 4 sa mga ito ang mabilisang bumalik doon sa kanilang dinadaanan. Kaya nang makita nila iyon, agad na wika nitong si Butchok, "Buddy, sundan natin ang 4 na iyan. Manong Abilay, patuloy niyong sundan ang mga rebuilding iyan. Susunod na lamang kami ni Nonoy sa inyo." Pagkatapos wala nang inaksayang sandali ang mga ito, mabilis na muling naglulundagan ang mga gabunan doon sa mga puno ng kahoy at patuloy na sinusundan ang mga rebuilde. Samantalang sina Butchok at Nonoy, agad na sinundan ang 4 na mga rebuilde na sa tingin ng 2 pabalik ang mga ito doon sa kanilang kuta. Maingat pa rin ang mga kilos ng 2 mga bata hanggang sa makalipas pa ang ilang mga minuto, natatanaw na ng 2 mga bata ang kuta ng mga rebuilde, batay na rin sa kanilang nakikita sa buong paligid na mga nagsilakihang mga punong kahoy. Doon sa itaas kasi ng mga puno ng kahoy, nakita nila ang mga maliliit na kubo na mayroong mga rebuilde nagbabantay. Samantalang sa ibaba naman ay nandoon ang mga kubo na tirahan din ng mga ito. Marami ang kanilang nakikita na sa tingin ng mga bata, mukhang malaking grupo din ang mga rebuilding ito. Bukod sa kanilang mga nakikita doon, nakakaramdam din ng kakaibang mga presensya ng mga pangontra ang 2 mga bata doon sa paligid na maaaring inilagay ng mga rebuilde. Kaya tumigil na ang mga bata at pagkatapos mariin nang nagmanman sa buong kapaligiran. Pagkatapos, nilibot pa nila ang buong paligid ng kuta ng mga rebuilde para makapagmatyag pa ang mga ito sa mga maaari nilang daanan at lalabasan sa panahon na gagawin na nila ang mga pag-atake. Pinag-aralan ng 2 mga bata ang buong kapaligiran ng kuta, ngunit nanatiling maingat ang kanilang ginawa at dumistansya ang mga ito. Kahit na pulido kasi ang kanilang mga usal na puder at sa bulag, hindi pwedeng magpabaya. Dahil ayon kay Aguya, malalakas ang mga kaalaman ng mga rebuilding ito pagdating sa aspitong orasyon.
Makalipas ang ilang mga minuto, nagpasya na ang dalawang mga bata na lumayo na sa lugar na iyon. Napansin kasi ng mga ito na may mga naglabasan na mga rebelde galing doon sa mga kubo sa ibaba. Mabilis nang nagtakbuhan ang mga ito para sundan ang kanilang mga kasamahan na mga gapunan. Habang umuusad ang dalawa, nag-iisip na rin ng paraan itong si Butchok kung paano nila dudurugin ang kuta ng mga rebelde. Samantalang ang mga rebelde ay sinusundan ng mga aswang na gabunan, tuluyan nang nakarating na ang mga ito doon sa medyo lupa na bahagi ng kagubatan at nakita ng mga aswang na gabunan na may mga kubo din palang nakatayo doon. Mahigit sa 10 ang bilang ng mga kubong iyon at sa unahan, nakikita din nila ang palayan ng mga ito. Ibig sabihin lamang, sa bahaging ito ng kagubatan ng Tanay, mayroon pang mga nakatira sa kabila ng mga nangyayaring digmaan. Ngunit sa tingin naman ng mga aswang na gabunan, malayo na din kasi ang lugar na ito at medyo nakatago pa. Kaya maaaring nanatili pa rin ang mga taong ito sa kabila ng may banta sa kanilang kaligtasan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nakakaramdam ang mga aswang ng panganib para sa mga taong naninirahan sa lugar na ito. Wala kasing habas na pumasok na lamang ang mga rebelde doon sa mga kabahayan at agad na nagpaputok sa ire ang mga ito na parang tinatakot ng mga ito ang mga taong nandirito. Agad na wika nitong si Manong Abilay. Anak ng animal na mga rebelde ito! Ang mga taong nananahimik, ginugulo ng walang dahilan. Sa tingin ko, revolutionary tax na naman ang pakay ng mga demonyong ito sa lugar dito. Mahirap na nga at nagpapakahirap sa kanilang paghanap buhay, lalong idiniin pa sa kahirapan, mga walang awa. Tanong ng isa doon sa mga gabunan, ano ngayon ang ating gagawin sa mga ito, Manong Abilay? Hahayaan na lamang ba natin na gawin ito ng mga rebelde doon sa mga mahihinang tao? Sagot naman ng matandang gabunan. Hintayin natin ang pagsunod nila ni Pinunong Butchok at Pinunong Nonoy. Kailangan natin ang kanilang desisyon. Ngunit kapag may gagawin ang mga rebuilding ito na masama sa mga taong nandirito, wala na tayong ibang gagawin kundi patayin ang lahat ng mga ito. Makalipas ang ilang mga segundo, nagmamatsyag lamang ang mga aswang na gabunan doon sa mga pinaggagawa ng mga rebuilding. Tulad ng kanilang inaasahan, kinukuha ng mga rebuilding ang mga alagang hayop ng mga naninirahan sa lugar na ito at hindi lamang mga alagang hayop ng mga ito ang kinukuha ng mga rebuilding. Pati na ang mga sako-sakong bigas na ani ng mga ito sa palayan. Nabalitaan kasi ng mga rebelde na nagkakaroon ng gapasan dito sa palayan ang mga taong nandirito. Kaya agad na kumilos ang mga ito para kunin ang mga inaani ng mga tao. May mga nag-iiyakan na dahil lahat ng mga pumapalag sinasaktan ng mga rebelde at kamuntikan pang mapatay ang iilan sa mga ito. Ngunit ang hindi na nakayanan ng mga aswang nagabunan sa kanilang mga nasaksihan nang subukan na ng mga rebelde na galawin ang mga babaeng kabataan doon. Saktong dating din ng grupo nila ni Butchok doon sa kinaroroonan ng mga ito. Dahil sa bakas na iniwan ng mga gabunan, madali lamang nasundan ng dalawang mga bata ang grupo ng mga aswang nagabunan. Agad na wika nitong si Manong Abilay kay Butchok. Pinunong Butchok, mukhang nararapat lamang sa mga rebuilding ito ang ipapadala na sa imperno. Hindi na makatao ang kanilang mga pinaggagawa. Masahol pa sa mga demonyo ang kanilang mga ipinakita. Agad din na nakita nila ni Butchok ang mga pinaggagawa ng mga rebuilding. Kaya agad na nagdesisyon ang batang si Butchok na kailangan na nilang mangialam doon sa mga kaganapan sa unahan. Agad na inaabisuhan ng bata
ang mga kasamahan na mga gabunan na gawin na nila ang pagpatay sa mga rebelde. Ngunit agad na paalala ni Butchok, kailangan pa rin nilang mag-ingat dahil batid ng mga ito na may mga kasama ang mga rebuilding ito na may mga karunungan din sa mga usal at may mga nagtatangan pa ng mga mutsa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, mabilis nang kumilos ang mga ito. Agad na umibis sina Butchok at Nonoy doon sa kabilang bahagi ng lugar padaan doon sa malalagong mga damuhan. Samantalang ang mga aswang nagabunan, matapos ang kanilang mga ginagawang usal, agad na naglundagan na mga ito doon sa mga batuhan. Napakabilis ng kanilang mga galaw papunta doon sa mga rebuilde. Samantalang itong si Riba, kasama sina Upong at Lulu Usting, mabilis na naghahanap ang mga ito ng magandang lugar at pwesto para magagamit ni Kimba ang kanyang sniper at ang dalawa na sina Lulu Usting at Upong ang magbabantay sa kanya. Kung sakaling may mga makakasipat sa kanila na mga kalaban, napakabilis ng kanilang mga kilos. Nagulantang ang mga rebuilde nang makita ng mga ito ang mga aswang nagabunan na napakabilis na papunta na sa kanilang kinaroroonan. Nagsisigawan na ang mga rebuilde at ipinalam na sa mga kasamahan ang papa-attacking mga aswang. Ang ilan sa mga ito mabilisan nang nag-uusal ng mga orasyon at may mga nagkarga na din agad sa kanilang tangan na mga mutsa. Ang apat sa mga aswang agad na tumigil ang mga ito sa kanilang pag-usad at pagkatapos nagpakawala ng mga malalakas na mga usal para pangontra doon sa mga ginagawang usal ng mga rebuilde. Agad din na nagpapaputok ang mga rebuilde punteriya ang mga aswang. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, walang silbi na ang mga bala ng mga baril ng mga rebuilde dahil sa ginawang mga malalakas na usal ng mga gabunan. Kahit na may mga pabaon pang usal ang bala ng mga rebuilde, agad na humarang naman doon sa mga aswang ang dalawang mga rebuilde na sa tingin ng mga gabunan may tanga na mga mutsa at agad na inatake na sila ng dalawa. Mabilis naman na nagpulasan ang mga aswang dahil batid nilang malalakas ang pinakawalan ng mga orasyon ng mga rebuilde. May hawak din na mga armas ang mga ito na kayang pumatay agad sa kanila sa isang tama lamang. Kaya nag-iingat din ang mga aswang sa kanilang mga kilos. Nabaling na ang atensyon ng mga rebuilde doon sa grupo ng mga aswang nagabunan at hindi na nila napansin na nakaasinta na sa kanilang kinaroroonan itong si Kimba. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, nagsimulang magpapaputok na din itong si Kimba ng sunod-sunod. Kaya agad na bumulagta ang tatlo sa mga rebuilde na may tama sa kanilang mga ulo. Pagbagsak ng mga ito doon sa lupa, agaran na binawian ang mga ito ng buhay. Bago naman makahuma sa pagkakagulat ang mga ito, biglang sumulpot naman doon sa kanilang likuran ang dalawang mga bata na sina Nonoy at Butchok at walang habas na inaatake ang mga rebuilde. Pinagsabihan din agad nitong si Butchok ang lahat ng mga taong nasa labas na pumasok na ang mga ito doon sa kanilang mga kubo at huwag lumabas hanggat may mga rebuilde pang nakatayo. Gamit ngayon ang grab ng batang si Butchok, agad niyang pinagtatagpas ang liig ng mga demonyong rebelde. Samantalang itong si Nonoy, gamit naman ang kanyang mga matutulis na mga kuko, agad na itinarak niya ang mga iyon sa dibdib at liig ng mga rebelde. Kakaiba din ang bangis ng mga aswang nagabunan dahil sa puntong iyon, nakakalamang na sila agad doon sa dalawang mga antingirong rebelde na may mga tangan na malalakas na mga mutsa. Wika ng matandang si Manong Abilay doon sa mga rebelde. Hindi pa sapat ang lakas ng mga tangan ninyo sa aming pwersa. Nararapat na ang kamatayan sa mga katulad ninyong demonyo. Mas nakakabuting makapiling na ninyo si Satanas. Samantalang ang mga tao naman doon sa lugar ng lupa, kahit na nababalot na ngayon ang mga ito ng sobrang pagkatakot
lihim pa rin na nagpapasalamat ang mga ito na sa wakas may dumating at tumulong na din sa kanila. Ilang taon nang nagiging alipin ang mga ito doon sa mga rebelde na laging naghahasik ng lagim sa kanila. Wala naman silang magagawa laban sa mga ito. Bukod sa may mga armas at marami ang kanilang bilang, may mga tangan at karunungan pa ang mga rebuilding ito. Nagpapatuloy ang bakbakan doon sa lugar. Marami ng mga nakabulagta ng mga rebuilding doon sa paligid. Ngunit gayon pa man, may mga nasusugatan pa rin sa panig ng mga aswang nagapunan. Hindi katatakutan ang mga rebuilding ito kung hindi matatapang ang kanilang pangkat at walang mga kakayahan. Samantalang ang isa doon sa mga antingirong rebelde, nasipat na nito ang kinaroroonan nitong si Kimba. Isa kasi sa kanilang balakid ang ginawa nitong si Kimba na malaya silang napapatamaan dahil sa posisyon nito. Kaya kasama ang dalawa pang mga rebelde, mabilis nang tumakbo ang mga ito padaan doon sa mga malalagong damuhan para atakihin ang batang sniper. Ngunit dahil nga sa may bandang itaas na kaposisyon itong si Kimba, nakikita pa rin ng mga ito ang paparating ng mga rebelde. Wika nitong si Lulu Usting, ang lakas naman ng loob ng tatlong ito. Mabilis din na ibinaling nitong si Kimba ang kanyang hawak na rifle doon sa mga nagtatakbuhan ng mga rebelde papunta sa kanila. Ngunit nang iputok na ito ni Kimba, nagulat ang batang sniper nang lumiko ang kanyang mga bala na parang iniiwasan ang tatlong mga rebelde. Muling pinutukan ang mga iyon ni Kimba para makasigurado siyang tama ang kanyang hinala at nakita. At pagkatapos, ganun pa rin ang mga nangyayari. Kahit na may mga pabaon ng usal ang kanyang baril, lumiko pa rin ang mga bala at iniiwasan ang tatlong mga rebelde. Pati pa nga sina Lulu Usting at Upong nagtataka nang makitang hindi matamaan ni Kimba ang tatlo. Wika agad ng batang sniper. May mga bakod ang mga ito na malalakas na mga orasyon na pudir. Lulu Usting, harangin niyo muna ang tatlo. Gagawa lamang ako ng paraan para mawasak ang kanilang malalakas na mga pudir. Naintindihan naman agad ang mga sinasabi nitong si Kimba ng dalawa. Sa isip ng matandang aswang, napakadelikado pa rin ng mga rebuilding ito dahil malalakas ang mga tangan ng mga ito na kahit na sinabi ni Aguya sa kanila ay hindi pa rin inaasahan nitong si Lulu Usting na ganito pala kalakas ang mga taglay ng mga rebelde. Mabilis na lumundag si Lulu Usting at Upong at nagtago doon sa mga damuhan. Inaabangan ng dalawa ang papalapit ng mga rebelde. Samantalang itong si Kimba, mabilis na kinuha nito ang mga espesyal na bala na galing pa sa kanilang mga ninuno. Ginagamit lamang ito ng kanilang angkan kapag mayroong makakaharap na mga malalakas na mga kalaban na tulad ngayon. Nang makalapit na ang mga rebelde, agad na inatake ang mga ito nila ni Lulu Usting at Upong. Ngunit sa loob lamang ng ilang mga segundong labanan, agad na nasugatan itong si Upong sa armas na dala ng rebelde. Kaya mabilis nang kumilos na itong si Kimba, tumakbo na ito papunta doon sa kinaroroonan nila ni Lulu Usting habang nakaasinta na ang kanyang baril doon sa mga rebelde. Isang putok, bagsak agad ang isang rebelde na saktong tinamaan sa kanyang ulo. Gulat na gulat ang dalawang mga rebelde. Hindi nila inaasahan na agad na matabla ng bala ang kanilang kasama. Malakas na kasi ang kanilang mga puder na inaasahan nilang hindi magagawa ng kanilang kalaban na mawasak pa iyon. Sunod na putok, tinamaan ang kaliwang dibdib ng isang rebelde. Ngunit hindi iyon napuruhan nitong si Kimba dahil kakaiba din ang antas ng bilis ng mga ito. Napatras ang isa sa mga rebelde. Ngunit ang isa, hindi na hinayaan iyon ni Lulu Usting na makalayo pa. Agad na sinunggaban ito ng matandang aswang at pinagkakalmot na sa buong katawan.
mabilis nang umatras ng tuluyan ang isang rebelde na nabatid agad na nanganganib ngayon ang kanyang buhay at walang kalaban-laban doon sa batang sniper. Ngunit makailang hakbang pa lamang iyon, tinamaan na ito sa batok nitong si Kimba na naging dahilan para tuluyan na din itong mamatay pagbagsak doon sa damuhan. Makalipas ang ilang sandali, agad na tinulungan nila itong si Upong na sa mga pagkakataon na iyon may tama sa kanyang dibdib. Wika agad nitong si Lolo Osting. Katagan mo ang loob mo, Upong. Sa ngayon, kailangan muna kitang bigyan ng pangunahing panglunas. Mabilis na may mga kinuhang buti ng langis itong si Lolo Osting at pagkatapos ipinahid doon sa sugat ni Upong ang laman ng buti. Samantalang itong si Kimba, muling bumalik ito sa kanyang pwesto para tapusin na ang lahat ng mga rebuilding nando doon sa paligid ng mga kubo. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, dahil sa inuuna ng mga gabunan ang mga pinakamalakas sa mga rebuilding na may mga tanga ng mga mutsa, madali na lamang nilang napapatay ang natitirang mga rebuilding hanggang sa tuluyan ng napatay na nila ang lahat ng mga ito. Nagkalat ang mga bangkay ng mga rebuilding sa paligid ng mga kubo. Humupa na din ang mga putukan at mga hiyawan. Nakatayo ngayon ang mga aswang na gabunan habang inilibot ang kanilang mga paningin sa buong kapaligiran. Sobrang napabilib din ang mga aswang na gabunan sa lakas na tangan ng tatlong mga bata. Sa tingin ng mga aswang, hindi nagkakamali ang kanilang pinuno na si Aguya sa paghingi ng tulong sa mga ito. Marami din sa kanila ang sugatan. Ngunit wala naman sa mga ito ang mayroong malulubhang tama. Sa tingin nitong si Manong Abilay, mahihirapan sila sa pagtapos sa mga rebuilding ito kung wala ang mga bata. Isa din sa naging dahilan ng kanilang pagwagi sa bakbakan na ito ay ang isa pang bata na may hawak na baril. Malaking dagok ito para sa mga rebuilding kapag napag-alaman ito ng kanilang commander na si Commander Aragon. Mahigit din sa 50 ang bilang ng mga rebuilding na patay nila ngayon. Sobrang dami na nito na maaaring dahilan para maglunsad ng mga paghiganting pag-atake ang mga rebuilding at ang mga kakamping mga aswang ng mga ito. Wika nitong si Manong Abilay. Pinunong Butchok, ano na ngayon ang ating gagawin sa mga bangkay ng mga rebuilding? Sagot naman nitong si Butchok doon sa matandang gabunan. Dalhin natin ang mga ito doon sa kuta ng mga sundalo, Manong Abilay, at sila na ang bahalang magliligpit ng lahat ng mga ito. Sinang-ayuna naman agad ng lahat ang sinasabing iyon nitong si Butchok. Agad rin na kinausap nitong si Butchok ang lahat ng mga taong nando doon. Nangangako itong si Butchok na magkakaroon ang mga ito ng mga makakasamang bantay para sa kanilang kaligtasan habang nangyayari pa ang digmaan dito sa bukirin ng Tanay. Matapos iyon, mabilis nang kumilos ang mga ito. May bitbit na tigtatatlo at tig-aapat na mga bangkay ang bawat mga aswang. Mabilis na umuusad ang mga ito papunta doon sa kuta ng mga sundalo. Alam ng mga aswang na gabunan ang kinaroroonan ng kuta ng mga sundalo, kaya mabilis na iyon na matuntun.